po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, Paranaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin, ang Milenios ng Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenios ng Baluarte. The Millennials, the Millennials Choice. This is iRadio Los Angeles. Alright, yes! Thank you, magandang morning Metro. Good morning, giniginaw yung pa ako. Bakit? Ha? Baka wala ka na namang suot sa baba. Wala nga. Tinagpaki-porke nga tayo. Ayan, on na ba tayo? On na ba tayo? Ayan, naka-4K na tayo ngayon. Wow, gumanda kami. Pwede ko nang tanggalin yung takip ng mukha ko. Ka pa. Eh kasi baka maging suspect ako pag nagkaroon kayo. Magandang maganda po si Karim kesa sa akin. Oh, siyempre. Pag nakapikit kayo. Magandang gabi din Los Angeles. Ito po ang iRadio. Muli nagbabalik. Araw po ng Friday, bali Saturday sa inyong April 16, 2021. Ayan, man. Friday kasama natin Doc SP. Yes, natin Doc SP. Meron na naman tayong now na moment. Yes. Tutok na po kayo. Matabayanan ninyo mamaya. Marami naghihintay sa'yo. So, nabasa na nila yung inanaw na mamaya. Ano? Binigyan namin kahapon. Kaya lang hindi ko na-post. Ay! Huh? Kalimutan niya. Oo, kasi dami akala ko na-post mo. So, hindi pala nila nakita. So, mamaya pag pinost mo. Pero pinakita ko kagabi. Mm-hmm. Pero anyway, uulitin natin mamaya. No, bigyan natin sila ng time. Na magkwentuhan muna tayo o mag-play and then tapos yung now na. Yeah, ganun na lang siguro ang gagawin natin. Kaya pasensya na lang, madalang people dahil ano. And sana napanood nyo kung paano nag-now na ni Maring Maylin. Maring na kagad. O kumari ko eh, kasi kumpari ko si Parang Norman, kamusta po? Ayun, kung paano siya nag-explain, nag-expound na parang, so, ang purpose natin dito, pag sa kanta, mag-boost yung inyong talent sa pagkanta. Oo. Sa sayaw naman, mag-boost din yung enthusiasm nyo sa pagsayaw para meron kayong happy moments pag meron kayong natatanging skill. And dito naman, sa pag-expound ng isang saying or ganyan, yung practice nyo rin yan sa public speaking. Imagine mo, mapopose sila and magsasalita sila impromptu. Yeah. Yeah. And then, feel nyo talaga na nag-aano kayo doon sa madlang iRadio. Kinakausap nyo and you are relaying your message. Uh-huh. So, okay. So, si Maylin, ang galing na ng pagkaka-explain nyo nila. Super. First kaya time, nga, ano eh. Talagang ano eh. Tuwang-tuwa ako. Talagang sa sobrang tuwa, talagang tuwang-tuwa din yung yes. Na-doble yata siya nung time na yun. Yes. So, kasi na-ano niya, na-recall niya yung sinabi mo pang mga nakaraan eh. Yeah. So, talagang nakikinig talaga siya. Very good. Diba? So, dito nag-sharing tayo ng ating mga haka-haka. Mm. And kung angkop din sa inyong mga karanasan at paniniwala, then you acquire it. Kung hindi naman, wala nang barahan, no? Kontrahan. Basta keep it to yourself na lang kung hindi kayo naniniwala. Pero kahit kayo, we encourage to share. And mapupulutan din ng aral ng iba't ibang tao. And ganun ulit, kanya-kanya yan. Kung angkop sa inyo, maganda. Kung hindi, okay lang. Let's value our sharing moments. Diba? Ngayon araw na ito, i-announce mo rin yung iyong feeling. Ano? Yes, Judgment Day. Judgment Day. Then, sasabihin mo kung ano yung nakita mo doon. Ba't sa mga... Ba't hindi sumali yung batang yon? Pwede pa siya. Ah, hindi. Bagong sino, batch hindi. Na bagong ngayon. Batch bagong batch na yun. Sorry, bata. Next week, iba na naman, di ba? Kasi last na siya sumali. So once sino lang bata siya yun? Yung batang yon, yung nagahamon ng sayawan. Yun. Yeah. Si Robin Padilla. Oh, si Robin hindi. Padilla dating eh. Hindi, yung kapatid ni Padilla, yung isa. Yung bata. Sino? Si, yun, basta yun. Yung batang nakakap... Yung mahilig sumayaw, Daniel si... Daniel Padilla, kamukha niya si Daniel Padilla. Wow! Na naagnas, ha? Yung naagnas na. Joke lang, ha? Pogi talaga yan si Romnick. Si Romnick!
Romnick ang pangalan. Romnick Emradura. Yun, mismo. Mahina ako makaalala ng pangalan. Yung hinahamon. Yung hinahamon ka. Yung panayhamon ka sa sakang batang yan. Ay, bata ka. Nagkakamali. Nagkita tayo. Ang galing maghamon, ano? Partida, walang paa. Sige nga, minsan pag nagnaw na sa ayawan tayo, tignan ko lang yung galing ng batang yan. Panayang ano. Inaka-insulto ba? Dito siya sa public speaking kaya maghamon, no? Tingnan ko. Diba? Maganda yan, maganda yan. Oh. Ay, nako. Bueno, kamusta ang ating ano ngayon? Roll call. Tagal mo na, wala nga, di ba? Every Friday naman talaga ako. Ay, ganun ba yun? Si Angie dito kanina, pero... May nagdala kami ng kare-kare na may tofu. Uh-huh. Para sa akin yun na. Ah. Oh, eh wala pa din ubos na namin. Ah, kaya ano makita ko bakit andito ba si SP? Sabi ko. Kasi pag nakita ko na kare-kare tofu laging, ang halo oh, eh. Vegan kasi. Ito naalala ko eh. Pero inubos niya yung tofu. Pero nung makita ko yung ano yung kare-kare na may tofu, naglagay ako ng kandila. Bakit? Malapit na kasi birthday ko. Yun ang cake ko. Pag kasi yung ganun naalala kita, ino-offer ko kasi sa iyo yun. Hindi ba gano'n sa mga Chinese na nag-o-offer na yun? Pagpatay na yon, buhay pa ako. Ano naman yun? Magbe-birthday pa nga ako eh. Oo nga, no? Ay, kailan nga bang birthday? Secret! Ay, gano'n. Yan. Yan ang masama ugali nito. Secret! Ayan. Katulad na nung Saturday, walang dumating na esperanza. Kaya malungkot ang buhay ko. Naku, nandun naman ako ng birthday mo mismo. Huwag ka na malungkot mamaya. Dito tayo sa likod ni Karim. Dali. Ay, ang bango ni Karim. Ay, syempre, hindi ka naman kita. Hindi naman amoy sa camera yan. Bakit ka nagpabango? Naalala ko kami si Buddy. Pareho kami laging mahilig mo. Kahit ay, matutulog. Ngayon ka lang bumango eh. Kahit matulog, nagpapabango hindi, kami. Hindi, kagabi, amoyero. Amoy, ano, amoyero ito. Maaga ako nagpunta, nag-tread. Ano tawag doon? Elliptical. Elliptical ako dahil tumataba ako. So, medyo... Bakit ka tuba? Medyo ano yung ating amoy. Ah, wag mo amoy. Na sasamin. Oh, akala ka? Hindi ko sinabi, alam ko. Yung ating nagkokontra, yung amoy pawis kong mabango at yung fake mong pabango. Asya? Ay, hindi fake to. Guloy na natin na yung tablado. Roll call na tayo. Ito na. Are you ready? Alright. Alright. Proceed with the first song. Ano na? Alright. Umpisa na natin. Ang roll call, di ba? Okay. Ano na? Eto na. Ako magsasalita kay may kay aking kumare. Okay. Ang una nating televiewer. Woo! Myrin Kuwadang. Yeah! Kumare ko. Kumare. Sino ba? Kamusta si kumpare? Okay, next. Lorna Alejandro, magandang buhay. Of course, good morning din sa iyo. Virginia Lino Galicia and Eka Andes Velasco. Lorna Alejandro Maranata Joy Cristobal. Yes. Uh-huh. Okay, Tina Tabernilla. Tina! Hi, Tina! Ayan. Okay, aloha, sabi ni from Tina. From Hawaii. Nandun siya? Uh-huh. Wow. Maranata Joy Cristobal. Maybe watching with Nanay Dolor. Hi, Nanay Dolor. Si Matmat. Si RJ. Moa. Ala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 . Johan Jules Sustiniano. Hiyawa ka. Good morning ka rin. At ganyan. Si Johan. Ay, hindi pala. Virgie. Ay, hindi pala. My sister Lee Ruiz. Good morning, Ate and Mon. On my way for my medical requirements. It's my second day. Sino? Thanks God. So blessing. Ingat kayo. Andiyan din si Cop Ready San Juan. Yes, Cop Ready now. Masaya at maganda. Maryland. Gabi, I read you LA. Especially sa mag-jowa, mag-partner at mag-roommate na Mon at Karim. Ay! Ha? Mag-jowa, mag-partner tayo at mag-roommate. Blessings. Hello daw, Doc SP. Hello, sabi Karen. Sabi ni Lorna Alejandro. Hi, Karen. Si LT yan, si LT. Wow. LT. And of course, nandiyan din. Hi. Si Faye Cabrera. Hi. Ayan. Yan. Ganito yung tura mo. Hi. Faye Cabrera. Kain na po tayo ng lugaw. Sabi naman na Tina Tabernilla. Tutok to win. Yes! Sabi ni Sister Myrin Kuana. Alam na ni and of course, si Kumare. Kumare, from West Covina, si Greg Asuncion. Greg Asuncion.
Good morning daw, sabi ng sister. Good morning, Karen. Hi, sister. Lala Carmina is also watching. Ito maganda, sabi ni Faye. Ano? Faye Corb, hello po, Kuya Pogimon. Ati Ganda Karim at Sexy Ganda Doc SP. Hindi naman masyado. Ah, siyempre, binabati ko ang aking Uncle Gwaping Ding Payopay. Hello! Good morning po sa inyo dyan. And of course, si Mami Luz Concerido. Kumusta na, Mami? Going to full recovery na si Mami. And of course, thanks God. Kay Rosie Culibao. Good morning sa inyo dyan. And also to Tess Sales Lasak. Hello din kay Gisette. My Quadra Reyes. Ayan. And Tina Ignacio. Ay, hindi pala. Tina Ignacio Gabay, no? Bago yan, ha? Tess pala, Tess. Tess Ignacio. Maranata, Romnick, hinahanap ka na ni Doc SP. Diyan na ba? Diyan na ba ang batang yan? Huwag mo na patulad. Kukuruting ko yung batang yan. Ay, nandiyan din si Ate Lina Flor at si Remus Sales. Hola, hola. Ayan, Rose Cristobal. Hello po sa inyo lahat dyan. Awesome. Oh, happy birthday na daw sa iyo. Sabi ng kumare mong si Myrie. Ayan na. Kumare. Ayan, binibigyan ka na ng mga. Salamat po, padala mo na. Padala mo na si kumpare. Ano to? Ayan, sa last birthday mo. Doc SP, yung bigay mo sa akin noon ay gagamitin ko sa pag-renew ng passport. Very good. Salamat, Doc, si Tina. September birthday ni Doc SP. September? Ano yung hula? Mabuti naman at nakatulong sa iyo. Mercy, Sister Mercy Cruz. Good morning and good evening. Sister Mercy, hello. Magandang evening dyan sa inyo. Kasama ni Brother Politz. Okay, happiest birthday sa poging-poging pamangkin ni Lorna na si Norbert Francia. Enjoy this day together with your family. Andiyan si DML or Darwin Ibay. Yan, si Darwin. Ah, siya ba yung kasali? Uh-huh. Uh-huh. Let me see you later. Yvonne Justiniano. Yawa. Ano ba ibig sabihin nun? Pasko ni Yawa? Ala, masama yun. Sa Bisaya. Bisaya. Ano nga? Bulong mo. Ay, ewan. Mura siya. Mura. Sabi ni Tina, Doc SP, idol kita, kaya ginagayo ko ng hair mo. Alam ko nagpagupit yan? Kasi itinira. Sino? Si Tina Tabernillo. Idol ka niya. Talaga nagpatasan ang buhok. Nagpakaskas. Ayaw niya lang magpagupit lagi. Pasok na kayo mga adik sa iRadio. Ayun na. Kaisel Dahan, Nelly Alejandro, Nancy, Evelyn, and Norbert Gando. Yes, dito na tayo. Si Eka. Ayan na si Eka. And this Doug SP, ang bibo ngayon. Ang bibo ba ngayon? Potay biba. At syempre, binabati natin ang LA Filipinos First Church of the Nazarene. Happy weekend, Pastor! Pastor Jeff, Padre Giwa, hello! Hello! Ayan, nandiyan din si Ate Berna Delphine. Hello! And of course, my sister, Corazaida Ruiz Agustin. Hello daw. Okay, Nancy Alejandro. Hello sa ating tatlo daw. Ay, karoon. Ayan, si Nancy Alejandro. Ayan din, si Sean, Cyrus, Catral, Uklaray. Yes, hello, Uklaray. Hello again. Yes. Alright, sino ba? Ay, baka laban dance floor dito. Okay ka lang? Yeah! Kala ko bumagsak yung energy mo. Tapos natin din na energy ko kasi kumain ako ng chocolate. Oh. Ano kinain mo? Chocolate. Ano yan? Tumira ng mga 100cc. Wow, buti sa pa. Kaya super hyper yan. Hindi naman, pareho lang yan.
Buti ka pa kahit tumaba, hindi halata. Ay, kumadadiabetic naman. Ayan, o. Andiyan din si Mami Nelia Giwa. Hi, Mami. Hello, Mami Nelia Giwa. Ang ayan. Nanay ni Pastor. Suking-suki na natin Giwa. Si Mother. Siyempre, pag nahuli mo ang nanay, pati yung anak sabit. Siyempre. Oo. Ayan, sabi ni Eka, kumain ka daw ata ng chocolate. Pareho lang, kumain ng chocolate o hindi, iisa lang yun. Yes. Pareho tama sa kanya. Yes. Hello, kay Ruby, Claudia. Aba, ang ate ko, kaisa-isang audience ko. Sister! Ang saya-saya natin. Kumusta si Mother John? Alam na alam. Alam na alam niya pag nandito ako eh. Agad. Kasi yung aso nandito sa kanila. Hindi ko makuha. Alam ko saan nandito doon ka. Oh, happy birthday! Sabi niya, anong ginagawa ni Esperanza doon? Okay, happy birthday kay Norbert Francia. Katahan naman natin dyan. Happy birthday! Happy birthday! Yan, kailangan pa ako mauna eh. Stay safe, DLT3 family. Arsenal Contra Units Arturo Jam Goles. John, Nesusa Catalina Pastorantes Suarez. Doc SP, miss na namin ang dance move. Yan na. Sabi ni Lorna. Mm-hmm. Oh, ito. Iyo. Ay, hindi ako marunong yun eh. Parang ahas lang. Sanay ako dito eh, pag ginaganto ko si Ramon. Inaahas ko. Ikaw pala inaahas ko. Sabi ni Tina, sana manalo ako kahit naon lang para mapadala ko sa mama ko. Nako, ayan. Pagbutihin mo. Ayan. Yes, unahin sa now na moment. Ayan. Yeah! Woo! Doc SP, good to see you daw. Sabi ni Ati Verna. Good to see you too. Of course, nandiyan din si Rod. FT, hello. Nakaganon din. Batang yan, ayan, ayan, batang yan, ayan, ayan, batang yan. Ayan. Sige. Sabi yan, Doc SP, tara na, sayaw na tayo. Sabi Romney! Ayan na si Romney. Wag na! Talo ka! Nagkakamali ng hinahamon ko. Ay, Lord, pagbatang. Si Nanay Silva daw eh, hindi pa katatapos lang maglaba. Ayan. Okay, nandiyan din si Pastor Levi Cuana. Ayan. Sa ano-ano ng kumpare ko yan? Kapatid niya yan. Kapatid. Kapatid kay Cristo. Bayaw. Ikaw naman? Kakaya naman kay Mare. Sir Norman, joke lang. Alam ko namang hindi mo ako papatulan. Masuso ka sa'yo. Si Sister Myrene, masuso ka na. Malaglag okay. Ako sa hupuan talaga. Ayan, may pataw sa'yo. Ayan. Which, yung gamot ko raw. Yung gamot ko raw. Hello kay Nga Chonky. Ayan. Nor Baldovino. Yeah. Hello, Chonky. Kumusta na? Ayan, nagumulit. Ayan. Ay, nako. Pasensya na kayo kay Doc SP. Ganyan lang talaga yan, palabiro. Ganyan lang talaga siya. No? Yes. Pero masayahin tao yan. Ako. Hank Hiraishi from Alberta, Canada. Hello, Hank. Aloha, my friend. Naanto ka? Kailangan niyo makapusin. Magkapi ka. Ay, bawal. Rosie Colibao. Hi, ma'am. Pwede po ako makahingi ng t-shirt ng iRadio. Gusto ko lang pong magkaroon ng souvenir t-shirt galing sa iRadio. Walang problema. Padala nyo sa akin. Mag-subscribe ka sa sa iRadio sa YouTube. Pag nakita ko yung pangalan mo, isasama namin yung pangalan mo dun sa mga orders. Ibigay nyo sa akin yung information nyo po sa messenger to. Ibigay nyo yung full name nyo, yung address, cellphone number, at yung color preference. Yan. Yes. Nabasa mo na si Han? Yeah, di ba? Kasasabi ko lang. Hello kay Tita Connie Clemente. Hello, Tita Connie. Hello, Tita Connie. Kumusta po? Yung mga gusto magkaroon ng t-shirt, punta lang sa YouTube.
Apuntahan nyo yung iRadio LA. I-subscribe lang po ninyo. Romney Joshua, the best po talaga yan si Joshua. Okay, taga saan po si Mary, June, and Zara? Anong... Bago? Yeah, first time. First time nyo sa iRadio. Thank you for tuning in to iRadio. Magandang araw sa lahat ng mga... Kala ko virus eh. Viewers ka na. Magandang gabi po sa inyo. Sister Karim, Doc FP, and Doc SP. Brother Mon! Ay, brother Mon pala. Kala ko puro ako eh. God bless you rin po. Ayan, si Pastor Norman Lawrence Cuana. Kumparing Norman. Hello, good morning sa inyo dyan, Pastor. Magandang araw. Delay ba ko? Doc SP, pakita mo daw yung kagandahan mo. Oh, kakahiya na mo. Maghubad ayan, ka na. Ayan, mas maganda na. Maghubad ka na raw. Uy, maghubad. Nang ma. Oo nga. At syempre, binabati kong aking beauty na mamshi. Oh, syempre naman. Ng Golden Girls Hollywood. Si mami mo talaga? Yes. Mami niya, si mami. Salamat po at pinanganak niyo po siya. Sana, sana na lang hindi. Uy, oh. Jo, ganyan kita kamahal. Para mo naman. Classmate ni Sir Ramon from St. Patrick daw. Sina? Marie. Marie. Oh, Mary June! Oy, hello, Mary June! Akala ko mong Marie. Ayun na naman, ha? Si Mary June Pintado yan nung araw. Marie June? Na-klasiko nun. Hello, Mary June. Ay, pangalan niya buo, Mary June. Oo. Hindi Mary. Oo. Mary June. Mare nga eh, kumare. Parang yung kumare ko. Yan, si Mary June Ann Pintado nung araw. Dalaga pa siya. Ngayon, ano na siya ngayon? Mary June Ann Zara. Ayan, good morning. Welcome sa iRadio. Pakichisme sa ating mga classmates dyan. Yan, yun na lang. Monday to Friday. Kami ba rin Tuesday to Saturday dyan naman from 10 o'clock a.m. hanggang 12:30 p.m. Ayan, welcome sa Irene. Happy viewing. Thank you, Mary June. Makakarating kila Louie, kila Ferdy, at saka si Abner. Makakasama kami rito apat. Ayan, thank you for watching. Hello then, kay Rejoice Orfilia. Medyo nilate, kuya, at nag-alala kay Matthew dahil may sakit ko. Pa din po, 3:30 a.m. pa nakatulog. Ayan pa rin naalala ko, Majong ang tawag nila sa kanila. Ewan kung bakit tinawag siya Majong. Di ba Majong yung ano yung... sinasalat-salat na gano'n. Kasi si Majong yung araw yan. Ready na, Romnick? Okay, thank you. Hello kay Rochelle Garcia. Ayan, oh, hinahamon ka na ni Romnick. I know, batang yan. Kakita nga ng dance step mo, tignan ko nga. Tayo, alright. Rochelle kasi Sabado Garcia. Tayo ngayon, baka abo tayo ng 9... May jamming tayo mamaya, di ba? 9:30, oo. 9:30 naman tayo lang. 9:30 tayo ngayon. Bali, ano yun? Sa Manila tayo? 12:30. Ayan. Tanghali doon, habang sila'y kumakain. Aris, ano ito? Musmi. Abay. Aris Musmi. Ayan, Aris Musmi. Alam yun, abay-abay. Apelyido yun. Rochelle abay. Garcia. Hello, Rochelle. Hi, Rochelle. Okay, yung mga... Hello po! Nag-message sa akin sa messenger. Mamaya na lang po. Ginagamit ko yung cellphone ko. Station ID na tayo. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin ay 34 minutes past 7 p.m. Broadcasting live from Bellflower, California, USA. Yes. Ayan. Lagot ka, Romnick, Joshua. Talo ka kay Doc SS. Pinakamagaling sumayaw sa yan. Practice ka na, Joshua. Mamaya tatawagin ka niyan. Eh, wala, pero wala tayong sayaw na noun na ngayon, eh, no? Wala, public wala. Speaking tayo. So, mag-public speaking mag-practice ka pa, Romnick. Bata ka pa, marami ka pang kakainin. Mapapasubo ba siya? Ay, lako. Saka nakakita ng walang paa, sumasayaw. Sinabi mo pa, oh ha? Kaya niya yun? Oh, ha? Kinakaban daw siya, pero oh, lalaban siya. Practice ka pa. yung mga breakdance na panlaban nila, walang nakita ko nang sumayaw. Nagbe-breakdance ba tong si Romnick? Hindi, palagay mo na. Palagay mo na. Eh yun eh,
panis pa rin sa'yo yun eh. Nakita ko na sumayaw to talaga. Yes. Walang paa, sumasayaw pag eh. Wala pang gana yun, ha? Nakita mo. Nakasimento ang paa. Pambira talaga, sabi ko. Eh, pinagbabawalan na nga ng doktor. Ako'y natatakot dito nung ano eh. Sumasayaw, baka talaga matuluyan eh. Biro mo, lichid. Dapat tinatabi muna yung paa mo, sabay sa sayo ka. Hindi talaga, di ba? Sabi nila, 1 year lang magaling na. 2 years bago ako gumaling. Oo. Sa likot paano, ko. Paano hindi ano gagaling? Sayo ka na sayaw. Eh, laging maga. Every time magsayawan tayo, maga. Siyempre. As in maga. Kaya hila-hila ko na. Pambira, basta sabi basta nag-enjoy, okay lang. Kaya yung mga tao dun sa, ano, dun sa Josephine. Napapatingin sa'yo. Talagang hindi mo mapipigilan. Yung mga BFF mong mga waiter dun eh. Nagkakamutan na ng ulo sa talagang Doc SP talaga. Yan ang sakit. Pag nakarinig ng music ay natutulog yan. Biglang babangon gano'n yan. Eh kahit nga yung kurtina sinasay. Kanginay salamat pa lang behind the scene. Salamat, sayaw na ako na sayaw. Salamat. Sarap sayawin eh, di ba? Oh, diba? Jesus sa pag-ibig mo. Yung mga sarap, yun talaga. Yung mga praising songs na ganyan. Yes. Yeah. Namimiss ko yung ano yung alam. Aming gawain noon na puro praise songs sa sayawan lang na sayawan mga tao. Doon sa ano ba yun? Sana gawin din natin yun. El Shaddai? Oo. Ay, pwede natin gawin dito yun. Tayo. We sing, we dance for the Lord. Yeah. Yan naman yun eh. Kesa yung mga club songs na ang pangit ng lyrics tapos sumasayaw ka. Maganda puro praise tama. Songs. Kami ko lang ako. Tama, excuse yeah. me. Bakit ba tayo labas na labas ha? Tayo lang tayo ha? Wala na si Karim. Saluhin mo na ito. Tangkad ni Karim pala. Kasi na, meron siyang ano, may booster siya. Naka-booster. Doon muna lang po. Taas natin yung microphone. Doon muna lang paupo. Andayan nyo ba't ang hina nung mic ko? Hindi kasi. Ba't ang lalakas ng inyo? Hindi. Eh, pwede naman lakasin eh. Bago, bago yung system natin ngayon. Oh. Ay, pare. Lahat ng pare ko, ano? Mari ko yung ano, asawa. Oh, ito na. Ito nung ginawa mo itong... itong poem mo ito nung April 7, 1986 pa. Actually. Wow, ang tagal na nito ha. Ha? Kumain ka. Merong ano dyan? Merong, may radyo dito nung kala mo nasa bahay ka lang. Kumakaan. Oh, ano, dali threesome, ano, triangle natin nandito. Ang lakad mo ah. I know. Naka-booster yan. Naka-booster ako dyan. Nano ko. Biglang bumaba. Ayan. Ba't mas maano ganda yung mic niya? Ayan kasi o. May lipstick. Hello, mic test. Yung paano, ganun. Yung paano, ayan. Ayan. Para hindi ako sumisi. Yeah. Okay. Ako ba magsasalta? Okay. Ayan. Okay. So, pinakita mo yung book? Ayan, papakita ko na. Ayan. Oh, sige. Hindi, yung book mismo. Hindi pa. Ah, hindi pa. Para makita nila na kung saan galing. Dahil lang po. Aba, kumakain na naman ng tsokolate. Naku, magiging hyper na naman si Maring Karim. Nagda-drugs na naman siya pag nakita ko na tsokolate. Ayan, nagda-drugs ka na naman, sabi ko. Yan ang ano niya, addict sa tsokolate yan. Buti hindi tumataba. O tingnan mo, gumanda boses ko. Very ano, bedroom voice. Yan, dahil ang lakas eh. Rinig naman ako, no? Kahit di ko lakasan. Sige, sexyhan pa natin. Sige, hi. Hi, Paring Ramon. Ayan. Yan. Okay, so itong ating mga, meron kasi akong compilation ng poems ko. And mayat maya may dumarating na poems sa isip ko, sinusulat ko lang. So any day na dumating, sinusulat ko yung date. So parang isang libro na siya. So iniisa-isa ko lang dito. Then para, nakikita ba tayo? Yeah. Oo, nakikita ka. Saan? Ayun o, tingnan mo sa camera. Ah, okay. Ah, wala pa yung ano. Okay, so parang ito. So, nandito lahat yung mga... Kailan mo na-print yan? 1985 ano? Pa yung umpisa nung poem. Uy, tagal na. Ah, nag-release ng libro si Doc SP yung mga... Hindi, parang draft ko pa lang to kasi alam ko marami pa akong isusunod. Mm. And just in case yumao ako, yumao. Marami akong... ito yung papamigay sa mga... Kasi mas gusto ko yung wala na ako. Ilang copies ang nirelease mo niyan? Maraming... Hindi, nasa akin lang. So, yung mga friends ko lang. Hindi ko naman nire-release. Ano pa lang yan? Draft. Pero magaganda. Alam mo, nung binabasa ko yung libro mo, I'm trying to analyze yung... Ano yung nasa mind mo? Ano yung... And every moment, ha, ang lalim ng iniisip ko. And then, nilalagyan ko lang ng rhyme. And sinusulat ko. Mm. Pero there's something behind. Yeah, every day to ah, iba-iba yung dumarating. Yung something behind with the ano yung mga poems mo na
Para kang merong curiosity. Inoobserbahan ko kasi ang mga tao. Pati kayo. Ikaw nag-oobserve. Sobra. Sobra akong mag-observe ng mundo, kung ano ang pwedeng wag na nating maranasan. So anyway, ito nga, noong 1986, cute pa ako nun. Cute pa? Sana noong nagdala ka ng picture mo na, no? Nung cute pa ako? Di nalaman nilang nagsisinungaling ako. Hindi, yun nakaano ka? Yung kabistida ka? Jesus, kumaryoso. Huwag nga papaalala, sinunog ko na. Kakahiya. Ay. Alam mo ninyo, pumakita niyo yung binti ni Doc SP. No, sexy. Ano ba naman? Baka pag nasaan ako ni Romnick. Huwag nyo na secret yun. Anyway, a game. Okay. Pisa na natin. Okay, pakikita ko na sa inyo, no? Okay. Ayan. Babasahin ninyo yan. Nakita na nila to kahapon, di ba? Yeah. Oh. Okay, so yung poem nasa baba. Lalakihan ko ba ba yan? Ayan, nababasa ko naman. Kala mo sa LASIK ko. Hindi yan yung point. Nasa baba yung point. Litan mo, hindi na buo. Litan mong konti, hindi umabot. Yan. Yan ba yung buo? Okay, yan. Yan. Thank you. So, ito, intro ng poem. So, yeah. Ito yung story. Okay. One day, isang araw, I was wondering why God made some people rich and some people poor. Parang, kakaiba, no? Kayo, parang nakikita nyo lang mga tao, may mayaman, mahirap, pero hindi kayo nag-iisip, bakit? Ano bang inisip ni God, bakit may mayaman, may mahirap? So ito, naiisip ko. But then I realized we all actually started from nothing. Di ba lahat tayo galing sa lupa? Galing sa wala. Sa alikabok. But God lends gifts to others that they may help the poor. God gave gifts to the rich, but with it goes the big responsibility and test for humility and generosity. So these next two poems are about these two virtues. Reminder. Yeah, maganda yan. Maganda yung poem mong yan. O, paring Ramon, gusto mo ikaw na magbasa? Okay. Sometimes man sometimes man forgets what he really is and acts as if everything's on his knees. I wish one time he'd think of this. He's just shining on borrowed fineries. For what man has everything, he... For what man has and everything he loves are just borrowed from our God above. So for all he got and still we get, will get, thank the one who gave. Never forget. Hey, hindi pala nila na, baka hindi alam na iba ito yung now na moment natin. Oh, ito na nga. Yung now na, kung nakatutok kayo, yeah, sulat nyo na kagad yung inyong way of interpreting it para pagka mamaya, after magkwentuhan kami or some music, yes, mag-unahan na kayo ng pagsabi ng namin ng now na. So, meaning, ang pinagagawa po ni Doc SP, parang yung kay Maring Myrin. Kung ano yung pagkakaintindi nyo, anong interpretasyon ninyo, ano yung masasabi ninyo dito sa ginawa ni Doc SP na tula na ito. No? So, balikan natin uli. Para shortcut. Insight. Shortcut kasi yan eh. Mahaba pa yan. So, para makita nila uli, ano? Itong part na ito. No? So, anyway, let me expound my own way. No? Minsan kasi meron akong kausap and then sabi niya, kasi medyo meron siya. And then sabi niya, yaan, tamad kasi yan, kaya ganyan. Walang, ano, yung kumaga, medyo mas mababa. And then siya medyo masipag and she worked her way up. Pero sabi ko, pare-pareho lang tayo, yun yung tinoka sa kanya eh. Hindi ka naman special na alikabok para sa'yo binigay yung sipag, yung opportunity, nanay at tatay na pinag-aral ka. Kung ikaw rin siguro, kung ikaw rin yung hindi pinag-aral ng magulang or wala kang motivation, yun ang binigay sa'yo ng Diyos, yan din ikaw. Magiging tamad ka. And kung sa alikabok lang, pare-pareho lang tayong alikabok. So, kung saan ka tinoka, hindi iyo yan. So, enjoyin mo. Pero, ang hirap nga, eh, minsan pag iniisip ko sila, Trump, buti hindi sa akin binigay yung role na yun. Ang hirap nun, no? Imagine mo. Ang dami mong, I mean, you have to create jobs. Magandang may ganung tao. Sakit sa ulo, no? Pero comes with it power.
comes great responsibility and test of humility and humility and generosity. Ang hirap nun. Kasi antimano, halos lahat sila bagsak. Diba? Yeah. Kahit yung si Justin Bieber, kahit pinredict na sa kanya nung 13 years old siya. Na biglang sikat eh. So, matuto kang yung umawak ng pera. Pero ano nangyari? Ganun din. Bagsak din siya. Pinredict na sa kanya. Yan yung next drug addict. So, hindi rin niya nalabanan. So, ibig sabihin, ang hirap labanan pag ang dami mong pera. Ang hirap maging mabait. So, ang daling maging mabait kung walang-wala ka. Di ba? So, kaya nga sabi ng Bible, it's easier sa mahirap o sa mahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos para kang dadaan sa butas ng karayong. Amen. Pero, look, unahan pa rin yumaman. Hindi ba pwedeng mahirap ang isang mayaman? Like, sige, dating ang pera, dating ang datong, pero pamigay mo. Mahirap ba yun? Well, kasi may iba-iba kasi ang kasi ang feeling nila, minsan yung mga ibang tao, sasabihin ko, ba't pumili ka niyan? BMW, halimbawa. Gusto kong pakita kung anong klaseng nurse ako. Yeah. Nurse ka na nga, taas na ng tingin ng tao sa'yo. Eh. Pataasan pa sila among themselves na gusto kong makita nila na mas mataas pa akong nurse. So, hindi ba pwedeng mahirap ka lang kahit mayaman ka? Kasi ano yun eh, yung tinatawag nila na... Show me what you've got. Or personal, ano nila. Pero mahirap talaga. So, iniisip ko lahat yun. Pero wala naman akong, kung ano nangyayari sa mundo, nanonood lang ako and wala akong judgment. So, kasi lahat ng nangyayari is, alam na ng Diyos. Walang nangyayari na walang kinalaman ng Diyos. So, nood lang tayo sa mundo. Masaya kung masaya, malungkot kung malungkot, pero hindi personal na malulungkot tayo, di ba? So, mahaba pa yun. Kaya lang, kayo na magtuloy. At teka, ano ba ang pinapa-interpret mo rito? Yung mga nasa itaas? Hindi, yung nasa taas, parang intro lang yan. Intro lang. So, kung paano ako napunta sa poem na yan. Nung iniisip ko kung bakit may mayaman, may mahira. Pero iniisip ko rin na dapat ang maramdaman ng mayayaman, they're just shining on borrowed fineries. Yes. Hindi iyo yan. Yes. Sa Diyos yan. Dinaan lang sa'yo na ikaw ang toka nito. Anong gagawin mo? Bigla ka namang yumabang. Akala mo ikaw yung mayaman. Akala mo ikaw yung magaling. Pero hindi. Tinoka ka lang dun. Sige, you create jobs. Ikaw ang tumulong sa may hirap. Ikaw ang umano. Pero para tumingin ka ng mababa sa may hirap, sana hindi, di ba? So, anong interpretation nila rito? Anong pagkakaintindi nila? Ako, rito? Ganun yung pag-interpret ko sa akin. And then, magkwekwentuhan muna kami dito. Isipin nyo, sulat-sulat kayo. I-ano nyo na ito, capture na ninyo, yung screen capture nyo na para... Parang si Maring, Mayrin. Siguro, alam niya yung lyrics eh. Talagang nag-take notes siya. And ang ganda yung... Pinresent. Ba, is Mayrin teacher kasi. Oo nga eh. Bagay na bagay talaga kami. Ni Pastor Norman. Okay. Siguro okay na yun. No? Nakita na niya. Screen capture niyo. Bibigyan ko ba kayo ng mga 30 seconds. Screen capture niyo kung ano niyo para meron kayong kopya. And then, pag-aralan niyo. Babalikan namin kayo kung ano. Magpe-play ka ba ng kanta? Pwede bang mag-play? Or kakanta? Kakanta na lang kayo. Oh, ganun? Ganun yung na lang gagawin natin. Akis-akis. Kakantahin? Nandyan yan sa Mark 8:36-4. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Yan ang mga verse sa Bible. Panayambasa ng mga tao. Pero hindi naman sumasanib. So, tuloy-tuloy pa rin yung pagnanasa ng mga taong yumaman. And then, dahil sa pagka panayang trabaho mo, syempre wala kang time. Kasi maaring yung iba, hindi pa... Pero sa totoo lang, every hindi time... Hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi pa tumatanggap. Every time yumayaman ka, tinatrabaho mo yun. So, it takes away a lot of your time para sa iba. Pero syempre, sa iba, mas importante yun. Yung pa lang, dapat pag... check mo na ng oras mo, kita mo na ang dami mong nilalagay sa pagtrabaho. So, asan yung verse na yun? Yeah. Okay. Tinatawagan ni Pastor, Pastor Zani. Constantino, Tito Ledesma, Kuli Desma, Dingdong Abansado. Uh-huh. All right.
Yung akis-akis, yung Tagalog na lang yun. Praise God. Yung ano yun? Ano yun? Pagkagising sa umaga. Yun din ang tono. Pagkagising sa umaga. Pagkagising sa umaga. Jesus, ikaw ang nasa isip. Ah, di ba ang cute? O oh, sige, mag-isip, pre-play natin yun. Play muna natin. Habang nag-iisip sila. Paano makapag-iisip yun kung nakikita kayong ano? Eh di, pumunta muna sila sa banyo. Anong title na pagka... Pagkagising sa umaga. Pagkagising ayun. Sa umaga. Ano ba yan? Ay, papatugtog lang. Hindi, oh. Kakantahin. Karaoke. Karaoke ba yun? Meron, karaoke. Meron. Pagkagising sana sa umaga. Pakita mo rin yung line dance. Ay, hindi, ito ba? Wala ah, okay, okay. Hindi, pwede yan, pwede. Oo, oh, di ba yung naka-superimpose kami? Oh. Yeah. Ano, lyrics and... Ano ba rito sa dalawang dito? May karaoke ba nun? Oo, oh, yan. Oh. Yung may lyrics. Kunin ito, yan. ito. With lyrics. May medley pa eh. With lyrics. Line dance. Pagkagising sa umaga. Lyrics, karaoke. Ayun, minus one. Ay, hindi. Karaoke. Ayan. Yeah. Okay. Yan, kahit walang line dance. Kami na magla-line dance. Gustong-gusto ko tong kantang to. Ito na. Feel na feel ko paggising sa umaga. Tayo! Ha? Hindi tayo maririnig eh. Ay, ganun ba? Yeah. Nga pala. Asa na? Ay! Nakantayin pala natin. Nalimutan okay. Natin kumanta. Hindi ko alam to eh. Ulit. Ikaw mag-umpisa. Hindi ko alam to. Yan. Ah, sige. Yeah! Pagkagising! Game! Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapaindak, puso ko'y umaawit. Ang mga paa ay sumasayaw sa tugtugin makalangit. Hey! Dewang ko'y kumekembot, paa ko'y nag-cha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, nagpupuri buong sigla, lumulundag sa tuwa, sumasayaw kumakanta. Ito ang alay ko sa iyo, aking ama. Ay, ah, tahimik. Nagbabuffer. Ano nangyari? Buti pinatapos man lang. Okay na yun, okay na yun. At least narinig na nila yung kanta. Ang ganda, di ba? So minsan, i-play nyo yan sa umpisa. Ang ganda-ganda. And then, pagkagising nyo sa umaga, ang sarap kantahin. Yes. With matching hikab. Pagkagising. Ah. Sa umaga. Nagbabuffer siya, sweetie. Hindi ko alam bakit ganun. Bakit nga, sweetie? Ayaw niya yung kanta. Kahapon naman hindi nagkakaganyan. Batiin muna natin si sino nga ba? O Princess Lastra, siya yun si Mary Ann Reyes ng taga Mindanao. Of course, si Leia Zunia, Pastora Mary Grace Ball, Pastor Sunny Rivera, si Sister Guy Gomez. Good morning sa inyong lahat. Ay, good evening, good morning. Ayan, hoo-hoo. Alright, sino pa? Ready na ba sila? Hindi pa? Oo, hindi pa siguro. Hindi natin ang time na maggawa ng essay nila. Oo. Ayan. Okay. Paano yun? Kasi yung iba mahina ang internet. Unahan. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya't ang ang koy, kumikembo, ako'y cha-cha-cha, mga kamay.
ang ganda. Di ko bukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Very good. Huwag ka nang malungkot. Mahaba pa rin. Praise the Lord. Pero ang sarap-sarap niya kahit mag-isa ako sa sa studio ko. Sayaw ako ng sayaw pag yan ang pinlay ko. Kahit mag-isa mukhang tanga. pag talagang pagpe-praise kay Lord. Oh, syempre. Yeah. Ayan, hindi tayo nakakapagod. Ayan, yes. Leticia Cruz. And hello. Giselle Reblora Nunez. Hello, everyone. Wow. Sunny Salubayba, tabi niya. Of course, yeah. Sunny Salubayba. Ano daw title nun? Medley yun eh. Medley. Pagkagising sa umaga. Pagkagising sa... Pagkagising, hindi pagnagising. Ano yung patay kung hindi? Ay, pagkagising sa umaga. Pagkagising. Pero medley yun, sunod-sunod, ang daming kanta. Okay, Alexander Sharon Lintag. Ayan, gagamitin nga natin introduction yan minsan dito. Aha. Sabi ni Sister Myrene. Okay, okay. Ayan na. Busy, busy. Meron na bang ready na dyan? Nauna na ba, Doc? Oo, pagka... Medyo ilang minutes at walang nagnanaw na ang tatanggapin natin si Maring Myrin. Ready siya, na, I'm sure. Ang sabi naman niya, kahit wala daw premium, gusto niya lang maisiwalat yung nararamdaman niya sa poem kasi ang ganda. Pero kung walang walang sumali, sa'yo pa rin ang blessing. Pero alam I'm sure naman, meron. Pero okay. Babasahin din natin mamaya yung ano niya. Tatawagan din natin siya. Yes, even we would love after kung may nanalo. Kasi gusto niya maipaalam. Thank you. Naku, tuwantua ako sa pag ano niya. Janelle Faye Limbo. Kasi magkumari na kayo ngayon. Eh. I know. Parehong-pareho talaga yung type ni ano eh, ni paring Norman. Pareho kami. Ibang place. Nauna raw si Norbert, sabi niya. Teka, wala pang nauna eh. Okay. Oh, ready ikaw na. Ikaw magsabi. Alam ko na. I-text mo na lang dyan para yung nauna kaysa salita lang. Ganon. Okay. Na. Lalabas na sa screen nyo ang nauna moment. Ayan. Exclamation. Yan. Nauna by Corinne Pascua. It's on your screen. After nung name niya, kung sino magnanaw na. Yan. Okay. Mauunang sasagot. Dali. Wala pa. Puro watching. Ayan na. Tabernilia. Hindi pa ba siya nag-ano? Hindi pa. Ayan. Sino ba yung una? Siya yung una dati. Siya yung una. Give chance tayo. Yeah. Give chance Tina. Tayo. Hold on ka lang dyan. Kung sino pinakamaganda. Hindi pa siya nag-present sa public speak. Okay, si Rejoice ang nauna. Sino tatawagin natin? Si Rejoice? Si Rejoice, nauna. Wow, ang ganda dami nagnanaw na. Ayan, dami nila. Very good. Sumasanib na. Ang dami nila, oh. Yes. Rejoice. Nauna ako na. Rejoice, get ready. Tatawagan ko na si Rejoice. Okay, Rejoice. Alin. Sorry, guys. Kung sino yung una namin. Come in, Rejoice. Yung kasunod nung nauna mo eh. After nung sa akin. Actually, para hindi lang yung... Hello po! Hello! Ayan na si Rejoice. Hello, Matt. Hi! Sino yung nasa tabi ng... Si Moises po. Ay, si Moises pala yan. Si hello, Moises. Yan si Matt. Ay, alala talaga na. Hello ka rin. Kamukha ni Rejoice. Parang pinabata ulit. Alala, tingnan mo yung tsura niyo. Parang pinagbiyak na ano. Parang pinagbiyak na kuwan. May sakit siya. May sipon. Bunso mo yan, Rejoice. Opo. Kamukha mo. Ilan ba yan? Dalawa yan? Dalawa lang po. Parang lalaki, no? Hello, Aaron. Si Aaron yan. Ilan taon na yung bunso? 1 year old and 7 months po. Wow! Dadagdagan mo pa ba yan? kung bibigyan pa po ni Lord. Oo nga naman. Eh kung 10 pa ibigay. Wala pong problema. Ay, yan naman pala eh. Ano? Tanong ka pa. Ang sarap, nainggit na. Nangyayalam pa eh. Sige, 9 years old na po yung panganay ko eh. Pwede naman. Okay. Okay, so... Ano daw? Medyo mahaba po eh. Ay, ang galing! Ay, gumawa! Maikli lang yan. Okay lang yan.
Sige. Babasahin okay, ko na ready. Lang po. Ah, sige, basahin. Okay, ready. Dumadating po kasi yung one time sa buhay natin, gaya ng nasa tula po ni Doc SP, na mapapaisip po tayo bakit merong pinanganak na mayaman, meron din po mahirap. Pero let's expand more on this part po. Madalas maririnig po natin yung mga salitang walang masama na pinanganak kang mahirap. Mm-hmm. Ang masama ay yung mamatay kang mahirap. Madami pong mga super yaman na mga tao. Pag chinek mo po ang story behind their success, most of them ay nanggagaling talaga sila sa hirap. Sila ay nagsika para umangat sa buhay. Naniniwala po ako na si Lord, di niyan dinisign na maging mahirap ang mga anak niya. Sabi niya po sa Jeremiah 29:11, His plans is to prosper us, not to harm us. Plans to give us hope and future. Sabi nga po ni Doc SP, we are all started from nothing, but we can achieve anything with God's help. Let's move to the other part of the poem. A reminder for those who are rich, not only for the rich people. All them receive God's blessings. We are blessed so we can be the channel of God's blessing. Pinapakita po sa tulang ito why Doc SP is so generous in giving, because it is a reminder for her na everything she received is from God alone. So it may be also a reminder to all of us that we must be thankful in everything and share, and small or big blessing, let's also share it to those people in need. God bless us all and let's be a blessing too. Wow. May tanong ako sa iyo, Joy. Halimbawa, di ba nga sabi ng Diyos, gusto mag-prosper tayo, di ba? Halimbawa, pin-prosper ka, bigay ng bigay sa iyo, pero hindi mo naman kinikip. So, talagang pinapamigay mo lang. So, hindi ka talaga yumayaman. Pero, what do you how do you define prosper? Yung dumating sa na pera o yung dumating o yung kinip mo? So para kailangan para pa bang show mo na pakita? Pakita mo na ang laki ng bahay ko kasi binless ako ng Diyos? Or kung halimbawa simple ka lang din, prosperous ba rin ba ang tawag doon? Kasi pinapamigay mo naman ano mo yung mga blessing ng Diyos. Opo, yun nga po, hindi naman po, hindi yun naman lang po clarify mo sa mga tao. Bahay mo, prosperous ka. Ang para po sa akin yung pagiging prosper is to share your blessings yes. with others. Okay, yun, mas clear. Yes. Thank you. Yun po. Yeah. Pero may kikwento ko sa iyo kasi yung, Apo. Talagang pinilit ko hanapin yung labandera namin nung bata ako. Kasi talagang nakita ko na talagang, ang tagal niyang naglaba sa amin and then, talagang hardworking siya, nakikita ko talagang tapos pinag-aaral niya yung anak niya. Anyways, so mula bata hanggang tumanda, hanggang ang tanda-tanda na niya, wala, mahirap pa rin sila. Dahil, so hindi mo masasabi na tamad yung tao, kaya hindi yumaman. So kahit mamatay kang mahira, hindi count yun na hindi ka nagsumikap. So okay lang, yes. Basta kung saan ka tinoka ng Diyos. Anong ang importante sa atin kung how you did your role na yes. kahit ba janitor ka, ang dami mong pinasayang tao dahil ang linis, maaliwalas ang feeling ng mga tao dahil sa iyo. Mm-hmm. Kahit mamatay kang janitor, hindi 'yun ang basihan na tamad ka kasi hindi ka tuloy naging CEO, di ba? Hindi nagsikap. So just do our best and 'yun lang ang trabaho natin sa mundong 'to. At yes. ang mission lang natin dito sa mundong 'to is maging useful sa Diyos at sa tao. Other than yes, that, lahat para sa atin na kung tuloy-tuloy mong mga bilin ng para sa sarili, para sa iyo lang yun. Hindi yun para sa Diyos. So katulad ng kanta ko, ang walang kinalaman sa Panginoon, huwag na natin aksayahan ng panahon. Tama, diba? Tama. Okay, pero thank you sa iyong pag-interpret. Yes. Ng ano. Thank you po. Yes, and ang iyong now na blessing ay darating ka agad. Yeah! Yeah. Congratulations! Congratulations at nauna ka. Paano mo ginagawang lagi kang nauuna? Siguro, siguro nagsasalta pa lang tayo. Thank you. Hi! Kamusta ang pamilya? Kamusta po kayo dyan? Hi, si Maranata. Bye-bye na daw po si Matthew. Bye-bye! Bye, Matt! Bye, Matt! Oh, saan? Saan doon? Saan doon? Sa TV. Ano tinuturo mo? Kanya po kasi yung mukha niya sa TV. Ito, nakikita mo to? Bye-bye! Okay. Bye-bye. Bless you. God bless you. God bless.
Bye-bye. Okay, bye-bye. Ayan? Congrats. Ayan si Sister Myrene. Ay, si Sister. Ito. Sige, thank you. Bye-bye. Alright. Nako, excited ako dito sa ating susunod na guest na tawag dito. Mm-hmm. Hindi kon, ay hindi naman contest. Hindi naman. Yes, thank you po, Sister. Mm-hmm. Ay, Sister na ngayon. Meron din tayo after ni Sister Myrene. Brother Tito Ledesma, hello. Hello. Thank you for watching. Ito, si Norbert kasi na pwede daw magsalita insight niya. Wala po need na ibigay daw sa kanya. Gusto ko sana mapakinggan siya na ni tatay dahil ang laki ng pagbabago niya mula na makilala niya si Lord. Oh. Birthday po namin sa kanya. Ngayon lang po nakapagpahinga from work at excited siya na makita siya ng baby niya, Sarah. Ayun. Mm. So after kay Sister Myrene, bigyan natin ng chance si Norbert Gando. Yes. Tawagan natin si nasusunod. Sister Myrene. Si Kumare. Kumare! Kami, Kumare. Ayan, ito na. Hello rin kay Pastora Mary Grace Bo, Paula Velasco Pajares, Addison Pajares, Faye Pacinos Velasco, watch na po, I ready na. Ano yung bilis? Ayan, Sister Myrene. Come in, yes. Ayan. Naku, nag-makeup yata si Sister. Ang ganda ng lipstick siya. Niya. Maganda talaga siya. Ayan. Hello, Sister Myrene. Hello. Hello po. Ayan. Ay, naputol. Nawala. Naputol. One more time. Okay. Pagkagising sa umaga. Jesus. Ayan na. Alauna. Alas dos. Sa letrang ba? Mahir. Alam mo, pag wala akong salami, wala na akong makita. Hindi, ang gwapo ni Ramon. Ayan. Ah, oo, sobrang. Ayan. Na. Ayan na po. Sir Myrene, narinig mo kami? Ang ganda ng 4K natin ngayon. Gumanda tayong lahat. Ayan. Hello. Ayan. Okay na. Okay na. Okay thank na. You po, Sister Myrene. Nakwento nila, nakahapon nyo pa nakita at... ready na kayo kahapon pa. Thank you po. Hindi kasi inintay ka namin eh. Kaya hindi. Alam niyo namang Friday. Hindi, yeah, binos ko lang kahapon kasi para okay. Makapag-prepare sila. Yeah. Okay. So pero kahit pa paano eh, yung iba kasi nakuha nila. Kumusta Sister Myrene? Still. Mabuti po. Ayun. Hello po, medyo tulog ko yung ano. Oh, medyo nagda-dragging yung ano yung video no. Mahina yung inyong ayan. Wi-Fi. Ayan. Ayan, okay na. Ayan. Oh, sige, tanungin na natin yung insight niya sa ano. Ayan na, okay. Oh, sige. Go na. Baka mag-priest na naman siya mamaya. Apo, Doc SP, yung pong poem. This poem is more about stewardship para po sa akin. Apo. Kung paano gagamitin ang pinagkaloob sa iyo ng Diyos. We must be a good steward of everything that God has entrusted to us. Good stewardship requires humility and generosity from the poem itself. Humility in a way na dapat i-acknowledge natin kung sino talaga ang nagkakaloob. Gaya ng sabi ni Doc SP, we actually started from nothing. Generosity, nagkaroon ka para makapagbahagi ka din. Gaya po, ginagawa ng ating writer ngayon. I admire Doc SP how the writer of this poem look at life. She is satisfied with what she have and what God gave to her. And alam niya kung paano gamitin ang blessing na nagmula sa Panginoon. Amen. Amen. Yeah. Ang galing-galing ni Sister. Nice. Thank you po sa pag-interpret. Mm-hmm. Tamang-tama. Wow. Thank you. Ang ganda. Ganun talaga. Very nice. Yung, mm-hmm. Kasi ano eh, kanya-kanya yung silang... blessing na binigay sa atin ng mm-hmm. Panginoon. Tama si Sister Myrene yeah. Yung stewardship. Yes. Kung paano mo ito gamitin. Tamang-tama yung hindi naman masamang pinanganak ka ng mayaman, hindi rin naman kasalanan na maging mahirap. Hindi naman, kasi tinoka ka dun eh. Oh. Mm-hmm. Hindi pwedeng lahat tayo mahirap, hindi pwede lahat mayaman. Yeah. Ang galing ng Diyos mag-design ng mundo. Mm-hmm. So, tanggapin natin yung role and ang importante, let's do our best kung anong kaso when we're doing our best na nadadagdagan pa yung mga blessing so hindi natin kasalanan na nadadagdagan yung blessing pero pwede naman natin ipamigay sa mga less fortunate. Yes, yeah, nasa Bible din niya yung si ano ata ito Zachariah yung pinamimigay niya yung mga gamit niya. Yes. So sabi niya paano ko may inherit ang kaharian? Tinanong niya kay Lord. Sabi ni Lord, yung mga possessions mo, ibigay, pamigay mo.
and follow me, sabi niya. Mm-hmm. Yung story pa ng rich pero man pala ito. Pero no? Masakit doon sa ano no, doon sa sinabihan. Hindi niya maibigay yung hindi niya maisuko yung mga kanya. How about yung Acts 4 verse 35 na lahat sila binaba lahat ng kanilang mga ari-arian and walang mayaman, walang mahirap sa kanila. Uh-huh. Last Sunday yun ang first reading, pero hindi diniscuss nung pare. Uh-huh. So minsan pag sinasabi ko yan sa mga Bible readers, sabi sa akin, ay hindi common yan. Hindi natin gagawin yan. Kasi, halimbawa tayong tatlo, lahat tayo mabumuhay ng simple. Mm-hmm. Yung tama lang, masaya tayo sa mga simpleng bagay. And then lahat ng ating kikitain, ipapamigay natin, i-share natin, walang mayaman, walang mahirap sa atin. Mm-hmm. So walang gumagawa nun. So sana, kesa yung mga gumagawa, puro donation lang ang kukunin, dapat tayo na mismo, lahat ng kikitain natin, yun na lang ang i-share natin. Pero hanggang ngayon, wala pa akong makitang congregation na ganon. So sana yung verse na yun, pansinin ng mga tao. Yes. All right. Okay. Thank you, Sister Myrene. Thank you, Sister Myrene. Thank you. All right. Okay, call natin. Kasi birthday niya ngayon. Pagbigyan natin siya. Si Norbert nga. Ah, okay. Norbert Gando. Ah, happy birthday! And then, yung mga, kasi katulad ni Eka, call me din. Ang gawin na lang natin, ipadala nyo sa messenger yung mga insight nyo. And then, hindi kasi gusto nilang din marinig na ng iba. Sige, pwede. By oras pa tayo. Wala, sure. Ano okay. Pa, hanggang 9:30. Kaya pa, kaya pa. Wala, basta Sunday kasi. But Friday kasi. 8:30 si Pastor Sunday. Oo, oh, walang problema. Okay. Walang problema. Alright. Okay, sino pang tatawagan natin? Si Norbert Francia. Mon, mamaya ipiplay natin yung next song na for the next contest. Yes, no problem. Norbert Francia. Norbert lang. Hi, Norbert. Norbert. Daddy ko Norbert to eh. Francia. Alright, ready na ba si Norbert? Okay, ready na si Game Norbert. Game ka na ba? Kami, Norbert. Happy birthday siya ngayon. Happy birthday! Ayan. Happy birthday! Happy birthday! Ayan. Thank you po! Happy birthday! Happy birthday! Aba, sino ito magandang si ano na ito, baby? Si ah, siya na ba si Ika? Ika. Ay, si Ika ba yan? Hindi. Si Brielle po. Oh, ito po si Nitan. Hello! Hello! Ang kukit naman itong mga batang ito. Kamusta naman kayo dyan? Okay naman po. Ito po, nag-aantay po nung ayuda ng ano, DSWD. Oh, wala pa ba kayo nakukuha ang ayuda? Hindi pa nyo natatanggap? Meron daw po. Nag-iikot pa lang po ngayon eh. Ah, ganun? Oh. Wow. Hindi siya sumasali doon sa kantahan. Para may ibang ayuda. Ay, sabi ni Pastor. Sana sumasali ka doon sa mga kanta. Maraming batch pa naman yung dadating. Yung panganay ko po gustong sumali. Oh, sali lang. Kahit hindi naman paganda ng boses to eh. Ayun, basta kailangan nyo ng ayuda. Nasa tindahan ka ba ninyo? May tindahan ba kayo dyan? Ah, wala po. Dito lang po sa bahay. Ah, ganun. Akala ko sari. Mga abubot lang po. Ah, okay. Alright. Oh, sige. Ano yung masasabi mo dun sa, ano, may dadagdag mo na ID o yung ano interpretation mo doon sa, or insight hugot mo doon. Doon sa na ayun po. Yes po. Para sa akin po kasi yung ano nga, lahat nga kasi tayo binihayaan ng Diyos nung ano, ng blessings, no? May iba-iba kasing blessings eh. Mayroong blessings na binigay si Lord para makapag-share tayo ng words ni God. May blessings yung iba binigay para magpagaling ng may mga sakit. Then yung iba nga financially binless sila. So ang purpose kasi para maging blessings din sana tayo para sa iba. Mm-hmm. Kaso minsan, yun nga, yung katulad ng sinasabi ng Doc SP, minsan nakakalimutan kasi natin sa mga success, sa happiness na nararamdaman natin. Feeling natin na tayo sa sarili lang natin, nagawa natin yun na nakakalimutan na natin na galing kay God lahat ng yun. Amen. So, yes. Sana ma-realize lang ng bawat isa nga na lahat kayang ibigay sa atin ni Lord basta hilingin natin. Pero kahit ano rin, kaya niyang tanggalin sa atin. Yes. So, sana sa lahat ng mga natatanggap natin, natututo tayo magpasalamat and sa lahat ng ginagawa natin, dapat nag-glorify and nagdadakila and napapapurihan natin yung Diyos. Amen. Amen.
Thank you po. Thank you. Thank you. Alam mo, napapansin ko yan. Natutuwa ko dahil talagang interesado sila yung dun sa topic na yan. Well, you know, yung tama sinabi ni Norbert, ano, kapag kasi meron tayong mga blessing din, tapos hindi mo, kinikip mo lang siya, tinatago mo lang siya, anong nangyayari? Para bang nagdadamo tayo sa kapwa. Pero yung blessing na yun na nagkakaroon tayo, parang unti-unting nawawala. Pero pag ito'y pinamamahagi mo o tinutulong mo sa ibang tao, tuloy-tuloy ang dating. Bumabalik. Dating ng dating ang dato. Which reminds me yung sinabi ni Pastor James nung minsan yung kanyang ano, yung parang isang baso na punong-puno ng tubig, paano uli mapupuno yan kung hindi mo babawasan? Yes. So, yung, I think ganun pagkakaintindi ko sa sinabi ni Norbert na yes, kailangan may blessing ka, i-share mo sa iba para naman yung iba ma-bless din naman sila at sila din naman ay makakatulong din naman sa ibang tao. Ayun. Yeah. Amen. Alright. Thank you, Norbert. Thank you. Hello, cute. Hello. Ilang taon ka na? Ang cute-cute naman niya. Kamukha niya rin. No? Thank you po. Salamat po. Thank you din. Alright. Sino ba ang tatawag natin? Good night. Si good night ano, na si doon. Bye-bye. Bye-bye. Si Eka, Eka. Si Eka naman ang tatawagan niya. Ay, I wanna share din. Nakakatuwa naman marami ng mga madlang iRadio. Ang daming ano. Yeah, daming gusto mag-share. Si Eka, Eka Cruz ba? Eka Andes? Andes, yan. Ayan. Ganito ang magandang sharing, ano? I think, binigyan na naman ako ng idea, no? Siguro ganito ang gagawin ko rin sa pagka may mga pastor tayo. No? Alam mo kasi, tatawagan natin sila, ganyan din. Ano? Let's see. Eka, andiyan ka na ba ga? Eka nga. Eka nga. Nandiyan ka na ba? Ayan na siya. Ayan na. Bubukas na. Alauna. Alas brown dos. Out, brown alas out. Dos. Ilaw, ilaw. Balik bayad. Bukas ang ilaw. Balik ang bayad. Ibalik niyo ang bayad. Sa sine, no? Sa sinehan. Balik niyo bayad. Wala eh. Eka, ayun. Ayun. Wala. Ano, mahina ang mga signal nila. Mahina daw ang signal nila. Ulitin natin ulit. Okay. Ulitin natin ulit kung ano. Tumukan natin tawagan. Yung nanonood ng... natin baka gusto kong mag-share dito. Pag, Eka, alauna. Come in, Eka. Alas dos. Eka, andiyan ka. Five, andiyan, four, ayun. Ayun. Yun. Oh, nagda-dragon. Ay, hindi siya gumagalaw. Ah. Oh. Wala, robotic na yung mahina. Mahina ang signal. Mahina. Okay. Sorry. Okay, siguro ipadala niya at babasahin natin bukas. Okay, ay, video niya na lang. Meron para, ba? Meron ba? Si Tina? Yeah, si Mark. Si Mark, mas gusto daw i-share ni Mark kahit wala daw pang ayuda. Just want to share. Okay. Thank you. Si, yan, yun ang gusto ko maririnig. Yung, yan. Si, sino yan? Si Mark Cristobal? Ah, yung Alejandro. Sumasali rin. Okay. Anak ni Anna. Very good. Mahina doon signal. It's okay. Signal. Next, Mark. Isulat mo lang, then we will read it tomorrow, okay? Mark Al Cristobal Alejandro. Ang ganda ng topic natin ngayon. Ang daming nag-share. Yung maraming nakaka-relate. Yes. Ay, syempre, yeah, talaga namang... Mark! Lorna! Dapat malakas ang ano yun dahil... Ayan na ba anak mo, Lorna! Asa likod, kaya hindi sila magkita. Lorna! Wala. Ay, nako! Mahina, mahina atang ano nila doon. Pag hindi pwede, tawagan naman natin si Tina Tabernilla. Gusto niya lang mag-share. Okay. Wala eh. Lorna! Ano nangyari sa'yo, Mark? Malapit na ang ano oras eh. Ma'am, sa akin na lang po mag-call. Sa kanya na lang. Ah, okay. Kay Lorna. Kay mother na lang. Kay ano? Kay Lorna. Kay LT. Kay LT. Ayan. Si... Pagkagising sa umaga. LT, nasan si RF? Ayan. Ayan, si Rudy Fernandez. Ayan. Come in, LT. L-A eh. L-A. Ayun. Ayan na. Hi. Alala, aba, talaga naman. Talagang nag-ready ship. Pagbukas, saka ganun. Kapit na ng book nito. Asa na si Mark? Asa na si Mark? Wala si Mark. Si wala ka audio. Si Mark. Walang audio. Wala audio. Wala kami marinig. Wala audio. Hindi pa nagsasalita. Baka hindi naman kasi nagsasalita. Huwag ka makulit. Pag-itay mo.
Narinig mo kami? Ayun. Yeah. Okay. Ma'am. Yeah. Oh. Yes po. Okay. Na-timing po ng online class niya pero babasahin po po yung ginawa niya. Oh. Ah, ang galing nga, sinulat ni Mark. Kaya po hindi niya masagot. Opo, sinulat niya po. Okay. Pero bago po yun, pwede ako mag-share konti lang po. Oh, sige. Okay. Sige po. Siyempre naman, siyempre. Oo. Parang yung mga tungkol po sa sinabi sa form ni Doc SP na may kanya-kanya tayong blessings at minsan nakakalimutan natin ipagpasalamat yun kay Lord, kaya sa isang iglap pwede niya nang bawiin lahat yun. At naalala ko po may nangyari minsan sa buhay ko na nung kabataan ko po nabiyayaan ako na makapag-abroad, na may masasabi kong maganda yung buhay namin, na hindi lang sapat, sobra-sobra pa po yung biyaya. Pero parang hindi po buo yung kasiyahan, kasi parang yung lahat ng success tsaka yung happiness, parang nasa akin lang po yun. Parang ngayon po na since nararamdaman ko na talagang nag-asawa na ako, then walang-wala na, yung talaga pong masasabi kong dumaan ako sa dulo ng walang-wala na po talaga. Pero pag may dumadating po sa akin na kahit kaunti lang, parang ang sarap po sa feeling na nakakapagbigay po ako. Lalo na po itong lately na nabibless ako ng iRadio, nabibless ako ni Doc SP. Pag may magte-text sa akin na humingi ng tulong. Ay, pag amen, may, lalo dyan. Pag may, alam niyo na po yung masasabi kong mangungutang, manghihiram, sinasabi ko sa kanila na huwag mo kong pasalamatan. Si Lord ang pasalamatan mo dahil gumagamit siya ng mga tao para padaanin lang sa mga tao, pero para sa'yo talaga yan. Amen. Kaya parang mas matindi po yung kasiyahan na nararamdaman po noon na ngayon. Yes, kesa sa noon. Na kahit po, kahit konti lang po, pero ang sarap ng kasiyahan, yung joy sa puso na naibabahagi mo po sa iba. Kaysa bibili ka ng mga gamit na pampa-show off, mas masarap tumulong. Yes. Great. O, nasa na? Saan napunta? Babasahin niya na yung... Kay Mark naman. Yung kay Mark. Yung kay Mark naman ang babasahin niya. Yes, ma'am. Babasahin ko po. Ah, sige po. Pakita ko lang po yung ano niya, yung sulat niya. Ayan po, yung sulat niya. Wow! Talaga nagsulat. Ganda na sulat. Yeah. Apo. Sasabihin ko lang po. Man entered the world empty-handed. Yes. The rich and the poor alike. Yes. It's just that God lent gifts to the rich so that they may give to the poor. And he may see how they are able to reflect the Lord's values through sharing their borrowed blessings to the less fortunate. Wow. This may be a test, means that some people pass while others fail. A number of people forget that what they possess are actually not theirs or ours. Rather, it is something temporary which they borrowed from God. Yes. Amen. For this reason, all of us, poor and rich alike, must always be thankful for what we have and an express of gratitude to the being which gave us everything, our God. Wow, yes. Galing naman. Amen. Amen dyan. Galing naman ni Mark. Ang galing ni Mark. Scholar yan eh. Yan po. Very good. Gusto ko lang po ma-share. Ay, yeah. Maraming salamat, Lorna. Napakaganda. Salamat po. Thank you, Lorna. Thank you po. Thank you, Mark. Thank you po. Maraming biyaya, Doc SP, na binibigay mo sa amin noon, sa pamilya ko po. Alam kong gagamitin nyo yan sa mabuti. Kaya tuloy-tuloy dating ng blessing. Salamat po. Amen. God bless. Thank you. God bless. Bye-bye. Alam mo, ang dali ng humility, no, ang daling sabihin, pero napakahirap niyan, ano, gawin. So alam niyo ang style ko na lang, para kasi ang lalim nga ng iniisip ko eh, dahil mga nakikita ko sa mga tao minsan, katulad pag may kausap ko, sasabihin, alam mo, ang lagay ba namang niruyurakan na ako eh, papayag pa ako ganyan. So hindi ako makarelate, kasi ang iniisip ko noon pa, para madaling mapapractice yung humility, iniisip ko na lang na lahat ng tao,
mas mataas sa akin. Yes. At ang mission ko sa mundo is itaas lahat ng tao. So kahit yurakan niyo ako, okay lang sa akin kasi aminado ko mas mataas kayo. Kayo na. Kung sasabihin yung mas maganda kayo, mas magaling kayo, mas mayamang kayo, mas kayo na at itataas ko kayo. Ikaw na. Kayong lahat. So ako na yung pinakamababa para wala nang ano pa. Wala kang mararamdaman na yabang sa katawan kasi aminado ko eh, kayo na mas may. At saka pag halimbawa sa pila or something mag-uunahan, laging iniisip ko, una ka na. Kahit kailan maggitgitan or may gustong mauna or gustong mas magaling, okay, ikaw una na. Ka na. Yeah. Laging papasok sa isip ko. Minsan, by reflex, ano, ako na, ay, una ka na. Ganon. It takes practice and training para sumanib sa'yo yun. Sana practicein nyo. Dahil hindi madali. And it doesn't take overnight para makuha yung ganong virtue. Okay. Yes. Wala na? Okay. Wala na. Wala na. Very good. Wala na, wala na. Okay na, sige na. Yung kay Eka, isulat mo na lang, Eka, and then... Eka nga, isulat na lang. I-video mo, then palabas natin bukas. Okay. Ay, sa Monday pala. Alright. Alright. Tawagan naman natin si Pastor Sunny. Na. Pastor Sunny, come in. May pag-game si Pastor, ha? Yes. Oo, marami siyang papremyo. Ang aalis ay maganda, ang matitira ay mas maganda. Ayan. Saan ka pa? Malis ka na. Hello. Hi, Pastor! Hello. Parang kailan lang magkasama tayo. yung makeup artist namin na late. Luna ako, tapos sinunod si Gay. Eto na pala. Ayan. Wow, naka-i-radio sila, oh. Aba, naka-i-radio sila. Wow. Kita mo naman, ha. Galing. Yan, tinatawag na loyalty, ano. Ang laki ng problema ko, Brother Ramon. Bakit na naman, Pastor? Sobrang luwag, kita mo, oh. Wow! Wala, eh. Talagang pinagkatsagaan ko lang. Sobrang luwag. Small pa yan, ha? Sobrang luwag nung small. Pumapayat. Kaya nga, small pa yung suot niya, ha? Oo. Kasi nagbabike siya. Extra small daw ang kailangan niya. Maraming salamat, iRadio. At ito ngayon, ang inyong t-shirt. At in exchange, bibigyan ko kayo ng Covenas for Christ na t-shirt. Ayan! Wow! Wala pa. Pati ako? Wala pa. Sali ako dyan, ha? Hindi, may gagawa. May mapagawa tayo. Ito yung gumawa ng iRadio. Of course, si Sister Jackie, gagawin din niya para sa Covina. Yan. Nako. Aba. Yung mga ating mga viewer natin, Pastor, naghihirit din ang t-shirt. Nag-take note ako doon sa ginawang sulat o composition ni Doc SB. Uy, thank you, Pastor. Yeah, nag-take note ako. Tama, kasi everything here is lahat naman ng sinabi mo, biblical siya lahat. And ang may price ako pag sinagot ko, ha, may price. Now na. Totoo yan. I agree dun sa mga sumagot ng ano, yung katulad si asawa ni Pastor Norman. My dear. Stewardship. Kailangan maging mabuti tayong stewardship. At gusto ko yung binanggit mo kaninang sa Acts chapter 2. Yan ang pinreach ko nung Sunday kung nanood kayo. No po, nung Sunday, first reading yan sa church. Pero excitement ang bawat tao nung araw kasi nag-manifest ang Holy Spirit nung time na yon. Kaya nung nag-manifest ang Holy Spirit, lahat ng mga followers ni Jesus Christ, pati yung mga duwag na apostles, pati yung mga si Peter na nagtakot na takot nung araw, lahat sila naglakasan ng loob. Lahat sila na-excite. Lahat ng followers ni Jesus Christ, totoo yun, nangyari talaga yun. Nagbenta sila ng mga ari-arian nila at ipinamigay, binahagi nila sa mga mahihirap. Yan ang effect ng isang Holy tunay Spirit na mga Christian. Yes. Ito yung early church. Yes. Ngayon, mangyayari ba yan sa panahon ngayon? Sana. Sana nga, tama. Pwede naman mangyari. Kasi sabi naman sa Bible, God loves a cheerful giver. Mm-hmm. And what it means to be a cheerful giver ay yan po yung mga taong dedicated ang buhay nila katulad ng isinulat ninyo rito. Mm-hmm. Na thank the one who gave
never and never to forget. Hindi tayo napakalimutan ng Panginoon eh. Dapat magpasalamat lang talaga tayo at lahat ng na-re-receive natin na blessings ay yan eh dapat isineshare po natin na maging mabuti tayong steward. Alam niyo ako, natutunan ko yan the hard way. Bakit? Buti na lang ang asawa ko eh talagang ito yung cheerful giver talaga eh. Wow. Sa amin dalawa nung araw ha, nung araw, pero ngayon pareho na kami. Yung nagturo sa akin kung paano mag-share at paano magbigay at magtiwala sa Diyos. Amen. Totoo yes. Yan. Kaya salamat Doc SP. Amen at, po. Tinake note ko to, if you won't mind. Minsan ipipreach ko to. Opo, nako, it's a pleasure po. And I'll make sure you get credit. Ay, hindi na po. Hindi naman pang kailangan yung credit. Bigyan sa akin. Sa isip mo, yan ay idinikta sa'yo ng banal na spirit. Yeah. Thank you po. yan ang naniniwala ko. Mga taong nakakasulat ng ganito, yan ay alam natin kasi ikaw ay very intellectual, ikaw ay doktor, pero yung mga ganitong kasulatan, ay pwede itong, kung pwede nga lang isingit sa Biblia, pwede. Kaya nga sabi ni King Solomon, everything here on earth is meaningless. Baliwala lahat yan. Mm-hmm. Yes. End, lahat naman tayo mawawala dito sa mundo. Eh. Amen. Kaya totoo yan. Ako yung nagpapasalamat ulit sa inyo at si Pastor Franz ay may praise report. Maganda naman ang kinahinatnan niya sa barangay. Inilalathala na niya kahapon nung isang araw yung nangyari sa kanya. Pero maganda po yung nangyari, answered prayer. Amen. So, maganda naman naging pabor sa kanya ang barangay captain sa nangyari. Kaya hindi ko na tinuloy yung kwentuhan namin kasi about time na eh. Sabi ko, tatawag na iRadio. Kailan nakahanda na kami mag-asawa doon. Yeah. Kaya, kamusta ka na? Yeah. Andiyan pala si sister! Bati! Hi, sister Gay! Hi, Gay! Oh my gosh! Bati naman kayo sa ating mga manonood. Sister Gay, hindi ka naman nagpapakita. Buwati kayo sa ating mga televiewers, mga kaibigan. Maganda kami sa lahat ng nanonood ng iRadio sa gabi ng Biyernes dito sa Amerika. Yeah. At Sabado na yata dyan. Sabado, yes. Saturday na. Yeah. Kaya nagkaka kami dahil ito na naman Friday, makakapagbahagi na naman kami ng salita ng Panginoon based sa mga experiences naming mag-asawa. Kamusta po, Doc SP? Kamusta rin po? So, susunod dyan niya ako mag-share mismo sa studio. Why not, Pastor? Sige po, reunion tayo. Nakita, napakakinis ng mukha. At may glow. Importante yung may glow. Alam mo Dok, yun. Anong pinakain mo sa asawa ko? Naping pare ko na rin. Kasi baka mabigyan ako eh. Maulan na. Anyway, ngayong gabi, Brother Ramon, kung papahintulutan mo, kasi marami akong barangay na kinumbida. Yes, of course. Simple. At sinabi ko sa kanila, nag-message ako, ngayong gabi, kaya nag-subscribe kayo o hindi sa Covenas for Christ o sa iRadio, isasali ko kayo. Yes. At magkinig lang kayo kung ano yung isi-share namin, babahagi namin, paunahan. Uh-huh. Paunahan ang sagot. Uh-huh. Kaya kung sino maunang sagot sa mga questions namin, may prize. Okay. Tapos, apat ang prize. Ang prices. Natanggap mo na ba yung stimulus mo? Mainit na mainit. Hindi pa nga nagagamit yung stimulus niya. Hindi mo alam, natanggap niya na. Na-bless ako kay Doc SP. Ikaw na naman. Ikaw na naman. Amen. Pwede natin ibulsa lang basta yun eh. Ipahagi natin eh. Yun nga lang, hindi siya masyado malaki. Siyempre, tigto 200 load ng bawat cellphone. Pero apat nun. Tapos isang depende pag ginanahan yung asawa ko, pag kinalabit ako nito, dagdagan mo pa. meron isang yung grand winner is 1,000 load. Wow, nakusobo-sobo na yun. Apat na tig to 200, tapos may grand dollars ba yan o pesos? Pesos. Yung grand winner, may isang tanong ako doon sa susunod ko itatanong yon, pero mabilis lang. Mm-hmm. Sino makasagot noon at nauna, ayun ang grand winner. Ayan. So 200
Apat na 200 tapos at 1,000. Okay. Oh, so meron kayong ilang questions niyan, Pastor? Apat na questions? Or how many questions yun na-prepare niyo? Doon sa may first four winners, isang tanong lang. Isang tanong pero tatlong sagot. Okay. Oh, parang ganon kasi may points tayo, di ba? Points, yung first point, second point, third point. Madadali lang. Okay. Paano pipili ng winners? Yung grand winner, pagkatapos nung apat na nanalo, may tanong akong isa, yung sa grand winner, paunahan sila ron. Parang alam ko na yung tanong mo. Sinong pinaka-poging, Pastor? Paano nila, Pastor, paano natin tatawagin yung mga yung mga mananalo? Paano sila sasali? Yeah, paano sila sasali? So, unahan ba yan ganyan? Unahan ng sagot? Tulad nung ginawa natin kahapon, yung kay di ba si... Si Pastor Franz ba yun o si... James. Kasi kawawa naman yung ibang mahina ang internet. So, hahanapin natin kung sino yung nakasagot ng tamang answer. Then, iraraffle natin agad, Pastor. Pwede rin. Kasi kawawa naman yung mahihina ang kanilang mga Wi-Fi. Kung sino yung mga nanonood ngayon, kasali na sila. O yan. Yes. Okay, ngayong araw na to ha. Ngayong araw, pero ang... Intindihin niyo po mga viewers, ang regulasyon ng iRadio lalo na kay Doc SP, yung mga nag-subscribe at yes, regular viewer. Pero sa gabing ito, gusto ko naman po makatulong sa inyo lahat. Alam ko yung mga kinumbida ko, may mga nanood na ngayon, no. Mm-hmm. Pero wala sila dito, Pastor. Wala sila sa amin. Anong sagot? Nandiyan yung kapatid ko nanonood, oh. Si Vichik Ramas. Yes, yes. Uh-uh. Hello, Kuya Vic. Itong brother Ramon, may kuya ako. Ah. Okay. Anyway, yung mga tumawag na mas pogi kay Ramis kahapon, talagang na-offend ako. Talo na yun. Dahil kasi happy sa ako dun sa mayano nung si Janet na, mas pogi ko si Janet. Disqualified agad yun, ha? Alam mo, lahat ng pastor naman, pogi. Hindi naman lahat ng pogi artista, di ba? Siyempre naman. Ang iba, pastor. Sige po, tayo mag-umpisa. Okay, sige, Pastor. Papasahin na ng aking magandang dilag na katabi, mm-hmm, ang scripture, hanggang dito. Actually, ito yung... No, ang scripture natin ngayong gabi ay matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 hanggang verse 18. Yan. Kailangan makinig sila ngayon at mag-take note sila ngayon dahil 1,000 pesos po yung load na ibibigay natin doon sa champion o yung mananalo pala, yung pinaka number one. At saka apat na to 200 na load doon naman sa yung mga bonus na lang ito, no? So take note at saka intindihin po natin ito maigi. Alright? Promise, madali lang ang tanong. Masasagot nyo kaagad. Sige. Question number one. Ay, wala pa pala. Wala pa, ikaw naman. Okay, so now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other, and we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive. Encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Verse 16. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Amen.
nakita niyo yung ang title ng mensahe ko po ngayon, Our Way of Life. Tayo mga Kristiyano, kaya nga nakrelate dito yung sinabi at sinulat ni Doc Espy, dapat ganito maging buhay natin. Huwag natin kakalimutan ang mga bagay na meron tayo kung sino tayo. Okay. Ngayon, itong sulat ni Pablo, bigyan ko lang kayo na maikling background nito. Ito po yung sulat niya sa Church ng Thessalonians. Okay. Yung Church sa Thessalonians, said, I think it's not yet. Did you put it? Not yet, ha? Not yet. Okay, Way of Life. Doon ka lang muna sa Way of Life, Seth. Okay, okay, thank you. So, ganito po yan. Yung sinulat niya sa Church ng Thessalonica, nagbigay siya ng tagubilin dito sa mga to. Kasi ang bilin niya, anytime babalik ang ating Panginoon. Sa verse 1 itong chapter 5, ang sabi ni Pablo, anytime hindi natin alam kung anong oras babalik ang Panginoon. Kaya tayong lahat ay dapat lang maging handa. Let us be sober. Yung ibig sabihin ng sober is parati tayong maatang ating isipan ay bukas parati sa lahat ng bagay. Na ngayon, sabi niya rito sa verse 12, dito natin inumpisan eh. Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you. Kung sino man yung mga pastor na ginagamit sa iRadio, sila Pastor Norman, Pastor James, si Pastor Franz, minsa LA First, si Pastor Jeff. Okay? At ipuweran niyo na ako. Pero lahat po ng hindi lang pastor, pati si Brother Ramon, isa yan to na ginagamit ng Panginoon. Kung sino man ang nangangalaga sa inyo, sabi, in the Lord who admonish you, sino yung mga pinagkakatiwalaan ng Panginoon na mga laga sa inyo. Actually, kasama na rin kayong tatlo dyan eh. Si Brother Ramon, Sister Karim, nananalangin siya, si Doc Espy, her generosity, tsaka yung wisdom na ipibinabahagi niya at ang mga bagay. Ito yung tinatawag na who admonish you. Sabi ng Bible dito sa verse 13, hold them in the highest regard. Gumbaga sa ano eh, bigyan nyo sila ng importansya. Ang highest regard dito, ibig sabihin nito, ipag-pray nyo po parati kaming lahat. Kasi kaming mga manggagawa ng Panginoon, lahat kaming mga nagpapastor, lahat kang ginagamit ng Panginoon, maski si Brother Ramon, Sister Karim, Doc Espy, lahat po kami ay buo ang aming puso para mag-care po sa mga pangangailangan ng ibang tao sa abot ng aming makakaya. So, give regards, highest regard in love because of their work. Biray mo yung si Brother Ramon, may trabaho yan ngayon. Maaga nagigising yan. Ganyan din si Doc Espy. Sister Karim, maaga rin nagigising yan. Nagluluto. Naglilinis ng bahay. Sa pagod niya maghapon, tapos mamiya-miya, nasa iRadio sila. Hindi nila inobliga yung sarili nila, pero excited sila. No? Ganon din kaming lahat na naririto ngayon. Ang asawa ko, hindi na nga yan nag-makeup. Nagpunta rito. Wow. Pero maganda pa rin, ha? Itang naman. Anyway, give them the highest and love and because of the work that they do. Sabi nga, no? Live in peace. Ito yung bili ni Paul. Eh. Live in peace and we urge you, brothers and sisters. Ito yung isang bili ni Paul. Kasi maraming tao na imbis na nakakatulong, pabigat. Diba? Imbis na nakaka-encourage, discourage. Sino ito? Sabi ni Paul dito sa verse 14, no? And we urge you, mga brothers, mga sister, warn those who are idle and disruptive. Ibig sabihin ng idle, wala nang ginagawa, tapos disruptive pa. Nanggugulo pa. Wala nang ginagawa, walang gustong gawin kung hindi manggulo, manira, naiinggit. Disruptive yan eh. And sabi ni Paul dito, encourage the disheartened. Kumbaga sa ano, dapat tayo mag-encourage sa mga taong tawag nito na didismaya sa buhay nila, lalo sa panahong ito. And then, help the weak. Be patient with everyone. Make sure that nobody pays back wrong for wrong. Diba?
Tapos, always strive to do what is good for each other and for everyone else. Ngayon, bakit sinabi ko na ang title ng mensahe natin ngayon is Our Way of Life? Tatlong bagay ang tinitignan natin dito. Lahat ng isinulat ni Paul sa umpisa hanggang dito sa verse 15, may tatlong bagay dito na pakatanda natin para magawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. Okay. First one is rejoice always. Hindi si Rejoice Propilia. Si rejoice always sa verse 16. Ano ibig sabihin to? Maging masayahin ka. Kahit sa kabila ng panahon na nakakalungkot at sa kabila ng mga bagay na nagpapagulo sa atin, maging masayahin ka. Kita mo, ito si Paul, sinulat niya yung Philippians, sinabi niya sa Philippians chapter 4, rejoice always, and I will always say rejoice. Nung sinulat niya yon, 5 days later, pinatay na siya. Pero siya pang nag-i-encourage sa church kahit na nakakulong siya, eh maging masayahin kayo sapagkat ang buhay naman natin, katulad ng sinabi ni Doc SP, na hiram lang. Hindi tayo permanente dito. Kaya gawin mo lahat ng ng mga bagay na the best na sa buhay mo na maging masaya ka. Kasi yan ang gustong tinitignan ng tao. Hindi ba nakakatuwa tignan ng isang taong masayahin? Eh kaya natutuwa ang mga tao sa inyo, kaya kami na nagigiliw na panoorin kayo, lalo si Doc SW, pag nagumpisa niya yung mugyog, eh talaga namang masaya, di ba? Pero sa kabila nun, titignan mo kung ano laman ng kanilang puso at isipan, sa likod nun, sa totoo lang po, may lungkot. May mga bagay na nakaagulo sa amin, pero binigyan tayo ng Panginoon ng isang espiritu na para maging masaya. Kaya tandaan po natin yan. Lahat ng bagay na gagawin natin, tayo'y maging masaya. Ano yung susunod? Ang susunod is pray continually. Yeah. So kailangan walang tigil na panalangin. Ano man yung pinagdadaanan mo, basta manalangin ka lang. Patuloy na panalangin sa Panginoon. Tama yun. Kailangan yung panalangin mo yung galing sa puso. Galing sa puso. Yes. Kasi yun ang pinapakinggan ng Panginoon eh. Hindi yung magsasalita ka na lang panalangin. Basta kailangan galing sa puso para ang Diyos natin eh, mas tunay na tayong pakikinggan. Totoo yun. Diba ito, may oras na hindi natin alam kung ano ating ipapanalangin. Diba? Maging honest tayo. Talagang pagising natin sa umaga, minsan ang takbo ng isip natin, trabaho eh. Ngayon, maalala lang natin manalangin, uy, teka muna, bago pala ako umalis ng bahay, kailan manalangin ako. Pag upo mo ngayon, magde-devotion ka, ano nga bang idadasal ko? Minsan ganun eh, no? Madalas nangyayari sa akin yon, pero may isang nagturo sa akin, kung hindi ang Panginoong Jesus din, anong itinuro niya? This is how you pray. Alala niyo yung Lord's Prayer? Hindi niyo naman kailangan i-recite yun eh. Meron tayong pattern. Kaya meron akong series ng The Lord's Prayer. Meron tayong pattern yung prayer ni Jesus Christ. Our Father, kayo po ang aming Ama na nasa langit. Sambahin ang ngalan mo sapagkat ang ngalan mo ay banal. Tinatabi ko po ang aking sarili. Huwag niyo pong kakalimutan yon. Yung The Lord's Prayer is one of the effective way to start a prayer. Kung hindi niyo alam ang ipapanalangin niyo, tawagin niyo ang Ama natin na nasa langit. Sundin niyo po yung sinasabi niya na sambahin ang ngalan mo, lukuban ka ng pangalan ng Ama. Pangalan niya ay banal. At ang kaharian ng Diyos, di ba sabi nga, your kingdom come. Ang kaharian niya ay lumukod sa atin. Doon mo malalaman kung anong kalooban ng Panginoon. Kasi sasabihin mo rin eh, sundin ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. Alam nyo, mga kapatid, pag hindi mo alam ang ipapanalangin mo sa araw-araw, eto, walang katapusan, yung The Lord's Prayer. Walang pagkaluma, walang pagka-expiration, walang expiration date to. Yun talagang standard na ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi naman kailangan i-memorize word for word,
pero yun ang maging basis mo, maging pattern ng iyong panalangin, ang The Lord's Prayer. Tama ba? Tama. Yes. Right. Kaya, bilib ako sa misis ko, pagkakain kami, minsan daklot na ako ng kutsara tinidor at ready na akong eh hindi, sabi ng asawa ko, manalang mag-pray ka muna tayo. Yeah, sabi rito, walang tigil na panalangin. Okay, hindi walang tigil na ulan, nakanta yun ni ano eh. walang tigil na panalangin at manalangin tayo parati. Ano naman yung pangatlo? Yung pangatlo, give thanks in all circumstances. So parati tayong magpapasalamat sa anumang sitwasyon meron tayo sa buhay. Kasi parang dapat automatic yun eh. Whether good or bad, kailangan lagi may pagpupuri sa Panginoon, pasasalamat, kahit anong man yung mga dumarating sa buhay natin, whether maganda siya o hindi, kailangan patuloy lang tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi siya, alam naman niya eh. Alam naman niya ang bawat sitwasyon ng tao. So alam niya kung ano yung kaya niyang ibigay sa'yo. Tsaka yung patuloy na pagtitiwala sa kanya. Parang ano yun eh, partner yun eh. Pag may trust ka sa kanya, ang blessing niya totoo ay yun. Talagang mag-uumapaw din. Ang give thanks in all circumstances, ito yung nagpapasalamat tayo. Ito talaga, akala lang natin, it's easier said than done. Diba? May kasabihan na ganun. Pero ang way of life talaga natin, why do we give thanks in all circumstances? Katulad ng nabanggit ni Doc Esme kanina sa Acts chapter 2, this is the way the early church, yung unang iglesia nung panahon ng mga apostles, this is how they give thanks. That's the reason they sold lahat ng halos kanilang mga ari-arian at ibinahagi ito sa mga taong naghihirap. Ito yung way ng giving thanks nila sa Panginoon. Pero ganun pa man, we can never, lagay po natin sa isip natin to ha, we can never, never outgive God. Talagang kaya lang tayo nagbibigay ng ating mga kaloob sa ating kapwa at nagdadala ng ating ikapo sa church sapagkat gusto po natin magpasalamat sa Panginoon. Ngayon sinasabi rito, in all circumstances. Kaya ito yung mahirap eh. In all circumstances. Sinong ito, may trivia ako. Hindi pa ngayon ha. Sino ang pinakamalaking ibinigay sa record ng Biblia? Ako, alam ko yan. Oh, alam ni Brother Ramon. Kasama ba yun sa question mo? Hindi kasama to sa question ko. Kasi dito sa give in all circumstances, sasagutin ko nito. Yung old lady. Pinakamalaking nagbigay ng kanyang offering sa Panginoon, naalala niyo yung widow. Yung ano ba sa Tagalog yung widow? Byuda. Okay. Etong byudang to, hindi binanggit sa Biblia kung siya may limang anak, dalawang anak, o pitong anak. E natural, pag byuda, may pamilya siya dati. Diba? Namatay yung asawa at ibinigay niya, sabi ng Bible, she gave all what she had, sabi ni Kristo. In spite of her poverty, she gave all what she had. Dalawang mamera na lang yung pera niya. At siguro ibibili niya yun ng tinapay sa mga anak niya. Pero binigay niya. Kasi ito yung sinasabing, give thanks in all circumstances. Namatayan na at may naiwan ng mga responsibilidad sa buhay, pero gusto niya magpasalamat in all circumstances. Di po ba? Kaya yan ang ating ibinabahagi ngayong gabi. Ngayon, bakit ginagawa natin to? Sapagkat ito ang way of life natin, bakit ganito ang way of life natin? Ang sagot dito yung susunod na praise. For this is the will of God for you. Tandaan nyo ito, no? For this is the will of God for you in Christ Jesus. Ayan. Kaya yan ang way of life natin. Mag-rejoice tayo parate. Tayo'y mag-pray continually without ceasing. And magpasalamat tayo sa tuwina sa anumang sitwasyon sa buhay.
Bakit? This is the will of God for you and for me in Christ Jesus. So, amen, amen. Tapos ang ating sharing ngayong gabi. Muli po ako nagpapaalam sa iyo. Ako po si Pastor Sunny Rivera. At ito po si ang aking may bahay na si Gay Rivera. Muli po tayo magkita sa Friday. Pastor, may hindi pa kayo tapos. Yung mga questions pa ninyo. Ay, may question ba ako? Teka mo. Naalala ko, oh, nga pala. O, sige. Yung first four na makakasagot nito, ano yung 3 points ng way of life? Ito para sa 1,000 pesos, ano, na load ito, Pastor? O doon sa 200? Sa 200 load. Sa 200 load na question. Apat ang mananalo dyan. Ngayon, apat ang tatawagan nyo na tao. Pastor, in fairness dun sa may mahihina ang kanilang yung data, ano, load lang ang ginagamit nila, mahihina yung walang internet yung iba, so mahuhuli talaga sila kahit tama ang answer nila. So, bakit hindi natin i-raffle na lang, Pastor? Ayun nga, sasabihin ko sa iyo, i-raffle mo talaga. Ah, okay po. Basta tama ang answer. Lahat kasali. Opo. Lahat sila kasali. Pati si Kuya Bic ko. At saka, hindi natin matatawag ang pastor ng sabay. Siguro, boses lang siguro. Iraraffle nyo lang yan. Tapos yung apat, and then, pagka natawagin nyo na yung apat, may huli akong tanong para sa grand prize. O yan, meron ng mga nagpapadala. So, ang i-evaluate ni Karim yan, yung mga answers nila. Kapag tama sila, makakasama sila doon sa raffle, at saka natin sila bubunutin. Halimbawa, ang nagpadala ay 10, tama lahat ang sagot nila, then ira-raffle natin sila, and bubuha then tayo ng apat lang. Bubunot tayo ng apat. Ganun. Teka, may nagtatanong kasi, kung dito daw ba sila sasagot? Oh, sumasagot na yung iba. Sumasagot na sila. Oh. Doon nga sasagot, sa iRadio. Oh. So, you know, mag-ano sila. Tapos ira-raffle. May mga sumasagot na, Pastor. Ang galing, oh, alam nila. Oh. Bigyan na lang. Nakinig talaga. Yan. Bigyan na daw 200. Oh. Eh marami na to. Nakita ko rito si Rejoice. Oo. Okay, si Kuya tama, Bic. Tama yung ano. Puro tama lahat yung answer. Tama lahat, okay. Nakinig lahat. Okay, susulat. Kita nyo, napakadali ng tanong ko. Aha. Kahit pati ako, alam ko eh. Dapat sasama din ako. Lali kami eh. Ito, sinulat ni ano, eh, Karim yung sagot. Wala eh. Naman ang load dito, no? Si Rochelle. Ayan. Pati, susulat ko lang, Pastor, ha? Kasi ira-raffle po natin eh. Hindi, habang. Okay. Ang una kong nakita dito, na tama ang sagot, ay si Yvonne, Rejoice, pray continually or pray without ceasing, give thanks in all circumstances. Ayan, kasama siya sa raffle. Mm-hmm. Ayan. Susunod ay si Norbert Francia. Ayan. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Tama. Tama siya. Sino pa? Myrene Kwanang. Si Myrene Kwanang. Rejoice always, rejoice, give, pray continually, give thanks. Ayan. Okay, Karim, kahit huwag na silang basahin isa-isa, pag nakita mo yung tatlong main answer, isama opo. Mo. O, sige, Pastor. Yeah. Sinusulat ko lang. Hmm. Sige, continue. Yeah. Si Mark Cristobal. Yeah. Kita ko. Tapos habang susulat niya lahat. Mag-play muna tayo. Hindi nandiyan sila, Pastor Pai. Oh. Hindi ba pwede? Maya. Ah, sige. Okay. Woo-hoo-hoo. Si Light Puino. Okay. Si Lorna Alejandro. Tapos yung DEEMI. Oh, nandiyan na po. Ayan. Asan ako? Si Maranata, Chris. Si Maranata, teka muna. Hindi ko yata siya isasali kasi sabi niya, pogi daw si James. Patay. Na-disqualify. Si Maranata, yan. Ano ko? Yeah. Si Loris, tama rin sagot niya. Si Pastor Franz. Yeah, sali. Disqualified. Okay lang yan, sali mo yan. Si Myrene Kunana. Kwanan. Sino pa? Rochelle.
Norbert Francis. Yan, nandito na sila lahat. Aba, ang dami sumali. Alam nilang nakinig sila talaga. Praise the Lord. Si Tina, walang sagot. Sinabi, hindi, gwapo daw ako eh. Panalo na agad. Tama yung sagot na yon. Si Yvonne. Yvonne Justiniano. Andiyan na po, Pastor. So lahat ito, bubunutin natin. And then, yung pinaka-major price nito, 1,000. Ay, yeah, tama. Okay. Okay. Alam mo, ginaganahan ako, Brother Ramon eh. Oh, sige. dalawang grand prize. Yan! Wow! Oh, pambina talaga. Wala nyo na lang 200. Amen dyan. Ayan. Sa dami na sumali. Talaga naman. Oh, praise God. Oh, wala na. Yun lang ang nakita ko. Marami dito, Pastor. Marami, nasa akin. Ang dami. Sino pa ba ito? Kasama yung entry ko, Pastor, ha? Ako rin, alam ko yung sagot. Tumigil na nga. Saan natin gagamitin yung pesos na load? Ikaw pa yung bigay din natin sa kanila. Pastor, mo, kasama si mami mo. Ha? Si mami, kasama, oh. Una ko, huwag mo lang pasalinin niya. Paano siya nag-load? Ma, tumigil ka na nga. Paano mo gagamitin yung load? Nagbibiro lang. Yung mga nasa Pilipinas lang ang pupwede. Oo. Sandali lang po. Mahinang kalaban. Dapat may premyo ako nito. Ang hirap sakit itong pala magtiklop. Nawawala daw yung comment niya ni Alona Velasco. Ayan. Nawawala po comment ko. So, isali mo na si Alona. Si Alona. Nawawala rin yung comment niya. Si Mary Grace. Ah. Nawawala ang comment daw niya. Bakit, paano nangyari yan? Hindi ko naman nakikita pa siya. Sabi ni Mami, panalo din ako. $1,000. $1,000. Mami, babayaran kayo ni Ramon. Ayan. Ay, naku. Ayos. Wala na. Kompleto na, ha? Okay. But na. Si Pastora Mary Grace, isa lang sagot niya. Rejoice always lang. Mm. Aha, okay. Rarabol na tayo. Teka, binobola. Apat ang bubunutin. Apat na bubunutin. At saka bubulahin. Dalawang major prize. Ayan, talagang ginanahan. Lagyan na lang natin. Okay na yan. Malinis yan. Hindi niya ginagamit. Pabaliktad ang gamit. Amoy ulo. Na walang laman. Ayan. Alright. Isa namang drum dyan. Okay. Ang tamang answer, Pastor, is our way of, ano ba yun? Our way of life ba? Yeah, yung tatlong sagot. Ang tamang sagot, sasabihin ko natin na bubunuti na eh, no? Apa. Ang tamang sagot, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Ayan. Pag may sagot sila ng tatlong yun, tumpak. Ayan. May butas ba to? Ayan oh. Kaya pala eh. Dali lang po. Nalaglag. Alala. Nagpupulot na nga. Ulong butas. Kita tali. Okay. Ayan na. Ayan na mga kaibigan. Binobola. Nang bobola. Drum roll. Papasok na ang taga-salungga. Ayan na. Ayan na po. Ang una. Ito, walang daya to ha. Nancy, ano? Alejandro! Yes! Number one! Ano ito? Makano ito? 200 pesos! 200 pesos load! Alright, nice! Load! Paano ka? Ako ulit? Okay. Sabay. Yan. Binobola, walang daya! Ayan. Ayan na papasok na. Papasok na ang daga sa mga lungga! Ayan! Okay! Ayan na, bukas na! Lai Cuino! Lai Cuino! Yes, so, dalawa na yung nabunot natin, ha? Okay. So, dalawa. Yung pangatlo, 200 din. 200 pa rin, hanggang pang-apat yan. Walang daya ang mapalad sa aking mga kamay dumaan. Ayan, nasa palad mo, ha? Nasa palad ko ang mapalad. Hindi, nasa mga ano mo, daliri mo. Nasa palad. Hindi, palad, ayan, ha? Ano, payag ka na. Sino yan? Farah Pusip. Cristobal! Ano naman itong pang-apat? Ito na yung... Pang-apat pa rin yan. Ha, 200 pa rin. 200 pa rin yan. Okay. So, apat na ito, 200 yung pupulutin natin. Yes. Okay, the last one. Ang pang nas mapalad sa palad ko. Ayan na! Baliktad!
Lores Cristobal. Ang ganda na sulat mo, Day. Parang... Ayan na. Nakaapat na. Ano na susunod, Pastor? Ayan, Pastor, yung mga... Ano susunod? Congrats! Yung major naman. Dagdag load. Yung unang grand prize, madali din talaga. Iba pang... Hindi, yan na rin. Di, ibang tanong naman daw to. Ano ang title ng message natin ngayon? Yan. Ako, di gagawa na naman pala ako. Hindi nakasali yun. Sasagot sila ulit. Oo, sasagot ulit. Kasi ibang tanong na yun eh. Okay. Yan. Ka magalala ka, Rim. Bibigyan kita ng, ano, ng pabuya. Okay lang sa akin yung nakatihayang bangus, Pastor. Ayan na. May mga sumasagot na. Ayan na. Ayan. Ang bilis. Sandali lang po. Bilis, kasi yung mga nanalo, wag nang... Yung mga nanalo, hindi na po kasama. Oo. Yung mga nanalo, hindi na kasama. Dapat pala, ang ginawa nila. Like Queen, no? Hindi ka nakasama. Okay, Tina. Ayan. Ako, ang bilis. Dapat pala, hindi sila sumagot muna. Oho. Ayan na. Ayan, nagsagutan lahat. Oh, sandali lang po. Yung mga nanalo na hindi na kasama. Ah. Okay. Pagbigyan naman natin yung iba. Ayan. 1,000 na. Dalawang 1,000 na. Dalawang 1,000 to. Na load. Wow. Pero itong dalawang winners sige, dito na galing. Yan. Itapin mo na yan. Pwede bang i-cash na lang yun? Itapin mo na yan. Tatapon ko na ito. Oo. Oh, sige. Ayan. Tinanggal ko na. Akala ko nakita ko si Carmelo. Si Carmelo? Sasali si Carmelo? Hindi, nakita ko siya bigla eh. Dalawa entry ni Maring Mayrin. Okay. Dalawa nanalo, pangalan niya dapat. Yung nanalo, hindi na. Si Maring. Dali lang po ah. Ayan. Sandali lang po. Bilisan. Ang hirap kaya magsulat. Joke. Ay, akin na yung tikloping ko. Ay, tikloping mo na. Dali. Huwag mo isama yung mga nanalo. Itabi mo, asan yung mga nanalo? Nandito, apat. Ayan. Ito yung ito yung inyong bubuno, ano, lalagyan. Ayan. Teka, tinakpan niyo yung binabasa ko. Sorry ah. Okay. Ayan. Sige na. Sa ilalim ng puting ilaw. Ayan na. Ayan. Tama naman sila lahat. Si Mami uma-answer talaga, oh. Hayaan mo na nakikisaling pusa lang pati yan. Pati si Carmelo Sisyon sumasali din. Oh, di okay. Para masaya. Nancy Alejandro, hindi na pwede. Ayan. Yung mga nanalo, hindi na. Mm-mm. Yung iba, ayan. Sobra ang sagot, pero okay lang, basta meron yung... Oo, okay. Yeah, Pastor, tama. Okay. Okay. Sandali lang po. Ubus na yung pahina ng akin notebook, ha? Pastor, babayaran mo to, ha? May bangus ka sa akin. Sa Dollar Tree. Sa Dollar Tree binili yan. Sige, ubusin mo na lahat ng papel niyan. May bangus, eh. Naubos na. Dalawang bangus na nakatihaya. Tawag ko dyan eh. Kasama ba si Vichy Kramas? Ayan. Siyempre. Yeah. Ayan. Alam mo, Sister Karin, isama mo lahat. Kahit na yung nanalo na siguro. Huwag naman na, Pastor. Baka manalo naman na sila. Okay. Keep waiting. Dalawa lang naman ang bubunutin eh. Oo nga eh. Dalawa lang naman sila. Okay lang, Pastor. Oo. Para ano? Para lahat okay. Meron. Sino pa ba? Okay. Sino pa? Yung iba, nagdadalawang bigay sila ng pangalan. Dapat dalawang pangalan nila dito. Natatandaan ko. Mabilis ang aking memory. Sabi ni Lorna Alejandro, grabe ang kana nito. Kaba pala ka ba? Ayan. Nakakakaba. Ayan, si Alona Velasco sabi niya. Dapat dami. Verse 16. Ah, ayun yung huli niya eh. Mm. O yan, wala na. Wala na. Okay. O yan, pagsama-samahin na. O, ito yung nalagyan mo. Ito na. O, ito na. O, ikaw, asan yung mga nanalo? O, kanginong palad naman. Malalagay ang mapapalad. Naman. Si na naman. Ramon naman. Itapo mo na to, baka magka... Ayun, napindot mo. Ay, sorry. Pindot mo. O, ayan na. Ayan. Okay, ayan ito yung pa. Nanalo. Pastor, dalawa lang ba ang bubunutin ko? Ha? Hindi, isa na muna, tapos may isa pang grand prize. Okay. Ayan, eto na, bubulahin na natin. Taya-taya sa mandaraya, wala pang daya yan. Papasok na ang daga sa mga lisa. Ayan, sino yan? Pasok na. Papasahin naman natin. Eto na, ang 1,000 load. 1,000 load, ang unang nanalo ay si...
si Darwin Ibay! Yay! Darwin Ibay! Okay, lalagyan lang natin. Ay, balang tuloy yun. Isa pa, brother Ramon. Okay. Ayan, Darwin Ibay, congratulations! Congrats! 1,000 load! Congratulations, Darwin! Ayan, haluin. Okay. Alright, Bino Bola! Na okay. Eto, walang daya ito. Ayan na, papasok na ang daga sa mga lungga. Hop! Tiyama ni Popcorn! At ayan atin na ang bubuksan, ang pangalawang nanalo ng... At ang nanalo ng, ay... Oh! Naku naman, talaga naman. Ay! Pag ang biyaya yes! Ay umaapaw. Kasi 10 pangalan yata yung pinadala niya. yung iba ginagawa nila. 2-3 entry ay natatandaan ko. Ayan, sino yan? Si Pastora Mary Grace Bow! Yeah! Wow! Congratulations! Madami na silang signal niyan. Matagal-tagal na yan. Ayan. So dalawa yung congratulations kay Mary Grace. Oh. Kumihirit ang asawa ko, isa pa raw. Oh, wow! Isang 1,000, yeah. Talaga naman. Yes. Mula ng biyaya po dito sa iRadio. Ayan. Ako naman, baka sakaling mabunot ko yung kapatid ko. Kaya... baka buho kang mabunot. Dato na. Ay! Sabay pa. Nakakagulat eh. Parang nakita ko lang siya kanina. Sino yan? Siyempre, si Lorna Alejandro. Yes, buti yung asawa ni RF. Buti Fernandez. Si LT. LT. Uy, nag-usap sila, isa pa raw. Ay, magkikiss yata. Isa pa. Ihalo ko na iba eh. O sige, isa pa. Malalaman na natin ako sino yun. Ayan na. Huling-huli na ito ha. Huling-huli na. Ay. 1,000. Drum roll. Papasok na ang mga daga sa lungga. Pasok na. Ayan ha. Ayan. Yep. Tiyama ni Popcorn. Dadaan sa quality control. Ayan. Yes. Babasahin ng Supremo. Babasahin ng Supremo. Manalo na naman yan. Sino na naman yan? Laging nananalo yan. Ang galing naman. Laging nananalo to. Sino yan? Sige, basahin. Siyempre, yung mga una nating mga viewers. Yeah. Pababasa natin dito sa Norid Norite. Katututo lang yan. Nanalo na naman ito. Yes. Oo. Basahin mo na. Tagal eh. Sa letrang F. Aha. Pantalon. Yeah. Bilisan mo. Pei Cabrera. Yes! Pei Cabrera. Congratulations. Uh-huh. Tagalangit Street. Ayan. Heaven. I mean heaven. Talaga buenas naman talaga. Manood lang kayo sa iRadio. Yan ang sinasabi natin eh. Oh, ayan. 4,000. Yay, kontuwa si Lorna A. Katumbas ay $100. Yes, pwede na sila makapagkwentuhan. At saka 200. Mga 100. Uy, sinulat mo bang winners? Baka maghalo-halo dyan. Ayan. May sulat ano mo, baka siya. Ayan. Okay, banggitin natin yung apat na nalo ng 200. Sino okay. Sila? Walang iba kundi si Nancy Alejandro. Okay. Si Lai Cuino. Loris Cristobal and Farah Cristobal. Yes, congratulations. At ang mga nanalo naman ng $1,000. Peso. Ay, peso. Ang mahat. Uy, sabi. Okay. Ayan naman si DML or si Darwin Ibay. Yes, congratulations. Si Faye Cabrera. Si Mary Grace Bow. At si Lorna Alejandro. Lorna, si LA. Ayan. Congratulations. Yung mga walang ano eh, walang signal. Kawawa naman si Pilipinas Salva. Oo nga eh. Eddie, anong gagawin mo, Pastor, pag ganyan? Bigyan sila ng 200. $200 kay Nanay Pilipinas. $200 pesos. Ay, pesos pala. Eh, baka naman mamaya, lahat silang biglang nawala signal. Oh.
ilan ang viewers mo? 35. Oh. 300 walang signal. Oh, 200. Aga, walang signal. 200. 200 log. Ayan. 200 pesos ayan. Na log. Ayan. Yan ang si Ludette. Oh, si Ludette, nawala daw ang signal. Nawala nila. Ludette Ignacio, oh, ayan. Hindi po kami makasali, nawawala po internet. Hindi, kanina pa talaga yan, nawawala internet nila, Pastor. Oo, kasi mahina ngayong... So, anong verdict, Pastor? Lalo kang gumagwapo, Pastor. Parang nawala na yung ngiti mo dyan, ah. O, sige, yung mga walang internet, tigto 200 sila. Eh, sino yun? O, Pilipinas, Ludette. Sino pa? 200. Ayan. Ay, thank you, Lord, sabi niya. Okay, ayan. Good night. Good night na. Baka dumami yung walang internet eh. lahat ng mga kamag-anakan ni Pastor Francis, padala mo lang sa akin. Ay, ayun. Sino ba gayon? Ay, halos lahat naman na sila nanalo. Yung lahat ng mga kamag-anak na ni Pastor Francis, ba, ang dami nun. Sila okay. Mga Cristobal yan. Isang barangay yan eh. Oo, mga Ignacio. Buong lahi yata. Si Alona Velasco, nawala nga yung answer niya kanina eh. Siya rin din daw. Ay naku, oh. Ganun lang kasi. Pastor, mga 100 mahigit to, kaya? Ande, teka, hanapin natin. Ako ang magbibigay sa inyo ng verdict, Pastor. Mm-hmm. Okay? Then, ngayon lang kasi ito, Buena Mano, kasi pinag-aaralan din natin yung ano, paano magandang sistema para so, lahat. So, isama natin ang mother ni Pastora Mary Grace Bow, si Alona Velasco. Ayan. Ayan, 200 pesos. Okay. Load. Okay. Sino pa? Wala na, tama na. Wala na. Hindi, wala na ako makita, promise. Sinong hindi nabigyan? Aba, magtataas ng kamay lahat yan. Sino hindi na ano? Bakit? Bibigay ka? Hindi nga, tinatanong ko lang. Hindi ka pa nagbabayad sa akin eh. Babayaran mo eh. Okay. Hindi pa nagbabayad sa akin to. Ah, okay. Padala ako ng padala. Ilista mo lang. Oo. Ay, ang dami na. Ang dami na. Pastor, alam mo ba? Kinaltas ng IRS yung 500 ko. Bakit? Oo, yung bayad daw ako. Pero, meron akong... refund kasi i-amend nila. Kinuha muna nila yung bayad ko and then may amendment. Ay, income tax. Oo. O, ngayon, dodoblihin bayad nila sa akin. Ayan. Mabuti naman. Opo. Bumalik din naman eh. Mm-mm. So, sino? Ako sa inyong dalawa sa Sunday, meron tayong bisita. Ay, kasama namin yung aming mga apos sa Sunday. Yung dalawang ano din ko Padre Ramon bukas kami second vaccine. Oh. Pangalawang vaccine namin bukas. Ako kahapon ako na. Kailangan niyo po lahat ng mga taga barangay sa Sunday si Brother Ramon Patay. Pastor Aglish preacher. Wow. I ano mo? Oh, pastor kasi yung mga bata iuwi ko kaagad eh. Oo. Kasama ko sa umaga, nakiusap kasi sa akin si Pritz kung pwede kong ano muna yung mga bata sa umaga. Then pagdating ng tanghali, iuwi ko na sila. So, okay. Maiwan ako pero walang maghatid sa akin. Si Karim naman ang si Karim naman ang magpi-preach ano sa Taglish. Yung maghahatid sa iyo. Maraming maghahatid sa iyo. Alam ko naman yan, Pastor. Ayan. Siya daw magpi-preach, Pastor, yung position ko. Ayan, siya daw. Kaya mo yan. Ikaw naman. Ayan. So, Pastor, babasahin ko. Pastor, confirm siya daw mo sa Sunday. Confirm. Babasahin ko yung mga bibigyan nyo ng 200 load. Yung walang signal. Yeah. Alona Velasco, Ludette Ignacio, Filipina Salva, at ito yung mga nanalo, Nancy Alejandro, Laikuino, Loris Cristobal, and Farah Cristobal, at ang nanalo naman ng tig-isan libong load ay si Lorna Alejandro, Mary Grace Bow, Faye Cabrera, si Darwin Ibay. Congratulations! Congratulations! Importante memorizing yung scripture. Oo. Yan nga yung ating ginagawa dito, Pastor, para maano sila yung makikinig, nag-no-note sila. Uh-oh. By that way, siguro naman mga ilang session ito, nakakamemory na sila ng mga verses na yan. Ayan. Marami na dyan, Pastor.
Marami na nagpapatotoo. Sabi nga ni Doc SP, kailangan pamuhay natin. Yes. Yes. Pinayari sa buhay natin kung puro memorize lang at mag-antay tayo. Ipamuhay. 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 Amen. 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 Hindi lang minememorya, kundi dapat isinasagawa. Alright. Naku. Alright. Nang malate kayo at naku, napakahaba. Walang tulugan to. Thank you, Pastor. Thank you daw, Pastor. Thank you po. Thank you. Good night. Congratulations sa lahat ng winner. Alright. Paano gagawin, Pastor? Papadala ko sa inyo? Ikaw raw magbayad. Mag-anak. Katulad ng mga si Pastor Franz. Tapos yan na bahala. Okay. Ah, ganun, Pastor. Okay. Text mo lang sa akin. Okay tapos, po, okay po. Mga ano, abunuhan mo na muna. ganun. kasi kakausapin ko muna yung IRS. yung wala akong record, isesend ko sa'yo. Okay. Sige, Pastor. Pastor, okay. Ang cute-cute talaga ng bigote niyo. kamukha ni Dolphy. Pastor, thank you daw sa... Bigyan ng 200 load yan. Sige, Pastor, thank you. Thank you po. Bye-bye. Thank you daw, sabi na sister ko, sa Bible na na-receive niya, Sister Rosaida Agustin. Yun daw ang pinaka-best na na-receive niyang gift. Yes. Your Bible. Ayan. Ang Dolphy and Shasha. Dolphy and Shasha. Night. Salamat sa lahat. Good night. Bye-bye. Thank you, thank you. God bless. Alright, bye-bye. Okay, God bless. Alright, thank you po. Yan si Pastor Sunny. Ang daming sumaya si ngayon. Guy Rivera. Nga eh. Biyayang galing kay Pastor Sunny. Oh, diba? Sayang yung may birthday, hindi natin na isama. Diba? Yes. Ganun lang din sa ating portion eh. Yung... makinig kayo, manood kayo ng ating program sa iRadio, no? Nakakatuwa yung mga ginagawa natin dito, puro biglaan lang, ano? Oh, yeah. Yeah. Diba, ito yung talagang scripted and directed by God. Eh, no. Diba? Nung una rin natin inumpisan. Oh, may tumatawag. Oh, si Pastor. Ayan. Hindi, nabaka napindot. Ayun. Ayan. Okay. Okay. So, yun na nangyayari sa atin dito. I am very convinced na it is orchestrated, directed by God to na nangyari. Kwentuhan lang tayo nun, biglang nagkaroon ng mga... Ganito, di ba? Walang plano, di ba? Yeah, kahit yung mga nauna, bigla lang, right there and there. Oh. Then, balikan natin yung kanta mo. Judgment Day na ba ngayon? Ay, oo nga po. Mahaba pang oras natin, meron pa tayo hanggang mamaya. Hanggang hating gabi, di ba? Oo. Oh. Okay, ngayon, yung mga sumali po sa song interpretation ay... Clips natin. Iaano na natin siya. Teka. Saan ba yun? Ang title nun? Lagi sa akin? Hindi. Aming hiling na yan. Aming hiling, Panginoon. Okay, sandali. Iaano ko lang ito. Bakit ano yun, Sitit? Sa radio. Ano yun? Ano sinasabi mo? Oh, sa taas doon, sa taas. Ah, oh, wala. Yan yung callback lang. Kasi, okay. Okay. Sige, yeah, kausapin nyo muna sila habang ano. Oo nga naman. Ay, nandyan pala kayo. Kala ko tayo lang. Ayan, congratulations. Parang giniginaw ako. I know. Nakamukas yung pintuan eh. Sara ko na. Epekto ng ano yan? Hindi, malamig yung pa ako, no? Giniginaw na. Epekto ng... Ayan, congratulations po sa lahat ng mga nagwagi. Sana naging masaya kayo. Ay, hello kay Jenny Palyarca. Yes. Ang aking friend sa Calvary Church. Hello, Jenny. And of course, Carmelo Sision. And Evelyn Macaraed. And also, Len De La Paz. Happy birthday. Okay, siya nga ba yun? Okay, umpisa na natin to yung... buong song kaya para maano na. Ano na? Yung buong song muna. Buong song. Yung song niya mismo. Interpretation niya. Para sumanib sa kanila yung lyrics. Zenny Palyarca, we'll see you on Monday. Okay. Ayan. Play muna natin yung song ni Doc Esty. Okay, play muna natin. Mumunti lang ang oras ng tao. Huwag na sanang sayangin sa mundo ang walang kinalaman sa Panginoon. Huwag na natin bigyan ng panahon kung mga hangarin ay simple lang.
hindi kailangan. At huwag na kami magpataasan, huwag magpabala sa pagpapayaman. Aanhin ba ang pinag-iipunan? Ito'y walang saysay sa iyong kaharian. Ang karamihan na pinaghihirapan pa, di ba't para lang sa mata ng iba? Panginoon, ikaw ang aming kaligtasan, kasiyahan at kapayapaan, na di galing sa paramihan ng mamahaling kadiwasahan. Gaya ng pagmamahal mo sa amin, pagmamahalan ang aming hiling. Gaya ng pagmamahal mo sa amin, pagmamahalan aming hiling. Alright. Aming hiling, Panginoon. So, pasensya na hindi ko na inulit. So, hindi masyado maganda. Pero kayo na ang magpaganda. Yes. Yes, okay. So ngayon ay bubunutin ay ano tatawagin natin yung ano ipe-play natin yung clip lang para ano clip lang mga na-play nyo na naman dati di ba? Yeah, na-play na. So Judgment Day lang. Okay. Sino yung una? May pangalan ba yan? Uh-huh. Yes. Teka muna i-ano muna ito. So, hirap ng ginagawa mo, pareng Ramon. I know. Ako yan nalito-lito na ako kung ano-ano nang napindot ko. Saan ko ba nilagay yun? Kung sino-sino. Ang umibig sa akin. Ayan, naku. Saan ko nalagay yun? Ala! Ay, naisarado ko. Naisarado mo? Oo. Oh, ayan. Dami mong nakaano dyan eh. Ayan, mga kapatid. Sino pa ba? Len de la Paz. Nabanggit ko na. Pause muna. Ayan. Alam mo pangalan? Si Rejoice, namimiss niya raw kumanta ng songs. Oo nga eh. Ayan. First batch kasi siya yata. Oo tagal nga na, no? Di bale. Sa ano, sa overall, no? Ay, ano ba yan? Okay. Okay. But andyan ang name? Nawala na naman. Nawala na. Nauunawaan kita, paring Ramon. Nagugutom na naman siguro. Nagugutom. Marami tayong pagkain dyan. Gusto mo yung bibingka? So, 1, 2, 3, 4, 5. Bibingka ng ano? Ayan, lima yun, di ba? Lima. Yes, lima. Okay, ito na. Anong pangalan yan? Ito yung una, yung si Lee Marvin Mooka. Lee Marvin Mooka. Ang ganda ng pangalan niya. Lee Marvin. Parang yung kumanta na, I feel good. Ay, hindi pala yan. I feel good. Alright. Ano lang, maiksi lang ano? Maiksi lang. Clip lang. Clip. Lee Marvin Mooka. Hi, Marvin. Mukhang bata pa siya. Anong name niya? Lee Marvin Mooka. Lee Marvin! Salamat sa pagsali. And I'm sure baguhan ka pa lang. Uh-huh. Pero ang importante dito is
ano ba 'yon, yung ano ba? Lumabas sa kanya yung ano, yung hilig, and then mag-practice ka lalo hanggang gumaling ka ng gumaling. Pero ang pinaka-importante dito yung mga lyrics ng song sumanib sa iyo at ikabuhay mo. Yeah. Yeah. And then pag may chance next time, sali ka ulit and then practice ka lalo. Mm-hmm. Pero thank you. And siyempre, of course, may reward ka na kaagad. Alright. Oh. Yeah. Oh. Ipadala nyo yung mga names nyo. Pangalan, address and cell phone number, yung full name sa messenger ni Karim Pascua. Sa kanya, hindi sa akin, hindi sa iRadio, ha? Sa kanya. Alright. Next, I see Alexander Lintag. Ayan. Panoodin natin yung kanya o yung kanyang ano, entry. Mamuntiang oras ng tao, huwag na sana sayangin sa mundo ang walang kinalaman sa yan, si Alexander Lintag. Ayan. Doc SP, ano masasabi mo dyan? Ako daw. Oh, si okay. Ma'am Karim naman. Ano pangalan niya uli? Alexander. Alexander Lintag. Yeah, thank you sa pagsali. Basta next time, aralin ng husto yung kanta. Pero bigyan din natin isa sila puso. Ng pointer. Yeah, isa puso. Oo, parang hindi mo iniisip yan. Yung lyrics, pero parang inaaral pa lang niya yung kanta. Parang inaaral pa lang. So hindi mo talaga binigyan ng time lagi ng practice ng practice hanggang sumanib yung lyrics. Yes, yun nga sinasabi lyrics. Ko lagi. Yeah. They're given 2 weeks to practice. Kaya nga, diniscourage namin yung nagsasubmit kagad. So towards para, the end. Pag-aralan ng husto. Pero very good. That's a nice start. So, sa mga next submission mo, I'm sure may improvement ka. Yeah, pero kailangan. Of course, panalo ka pa rin. Panalo lahat ka pa rin. Lahat ng nag-effort. Yeah, nag-effort. Magkakaroon ng ganting pala. Nag-effort siya. Yes, of course. Yeah, nag-effort siya. Ibigay mo yung iyong mahirap kaya full name. Mahirap din talagang kantahin yung syllabication noon. Ano. So, talaga inaral din nila. Address and cell phone number. Sa messenger ni Karim Pascua. Alright, next. I see Bea Villamayor. Ano? Villamor. Bea Villamor. Okay, ayan. Bea Villamor. Pakinggan natin si Bea. Mo. Kaya lang super echo, no? So, huwag kayong umasa doon sa echo na matakpan yung boses nyo. Exactly. Ilabas nyo. Eh, kaya yung echo, effect yan ng mga gustong matabunan yung boses nila. Yes. Eh, sayang eh. Yan yung sinabi ko nung last time. Kahit anong ganda ng boses, pagka nasobra nung mga effects, echo, nasisira eh. Kaya nga si Paring Ramon eh, antindi na echo, di ba? Ito po ang iRadio. Kaya ang ganda ng boses niya. Ay, wala. Pang mamaw yung boses. Okay, thank you ulit. Bea, congratulations din. Yeah, pero mukhang mas sobrang marami na siyang ano niya na. Practice talagang maganda eh. Maganda rin. Lang. May boses siya. May timbre, may lahat. Ang dami mo ng pointers. Pero siyempre, sa mga singer, inaaral pa rin yan. Pati yung pag-shoot ng nota and all that. Yeah. Ito nga si Ma'am Karin, super galing na yan. Ha? Pero ang regalo ko sa kanya, ipapadala ko pa rin siya sa voice lessons. Kasi kahit Leia Salonga, nagbo-voice lessons yan. Para mas maganda pa. Alright. Diba? Next, Darwin Ibay. Ayan, Darwin Ibay. Yung last? Hindi pa, meron pang isa. Hindi, pang lima na yan. Hindi pa, meron pa. Lima na yan. Ako nga pala. Lima na yan.
Bumunti lang ang oras ng tao. Huwag na sanang sayangin sa mundo ang walang kinalaman sa Panginoon. Huwag na nating bigyan ng panahon kung mga Darwin. Yeah, Darwin Ibay. Maganda, ang ganda ng timbre ng boses mo. Yes. Medyo mataas lang yung kanta para sa iyo. I'm sure sa ibang kanta sobrang ganda ng boses mo. Yes. So for this panalo ka plus yung bonus ng talagang panalo. So ikaw ay pasok sa grand finals. Pero pointers lang din i-shoot mo sa nota, marami ka pa rin ihahasain. Mm-hmm. So, more practice. And ang sabi ko nga, lahat ng singers, walang tigil sa practice yan. Walang tigil sa voice lessons yan. Yes. Kahit sino ka pa, tuloy-tuloy ang voice lessons. So, lalo na tayong, sinama ko yung sarili ko, tayong mga baguhan, aral lang ng aral. Okay? So, ang ganda ng potentials mo. So, yes. Pasok ka. Congratulations. Okay. Congratulations. I-send mo lang yung full name, address, and cell phone number sa messenger ko, Karim Pasqua. Yung mga sumali, no? Yung mga itong limang sumali na ito, yung mga ID ninyo, yung kung ano yung nakalagay sa ID ninyo, yun ang ipapadala yun ang nyo. Kasi merong nangyari dito na nagbigay ng pangalan na iba. Yeah. So nung nahirapan silang kunin yung hindi nila ma-claim yung kanilang blessings, okay? Ngayon kung wala naman silang mga ID, pwede doon kung siguro kanino, mga guardian kung, nila kung sino yung pwedeng mapagkakatiwalaan ninyo. Pero dapat ninyo. Lahat may ID, di ba? Oh, dapat. When you say ID, identification card. School ID, pwede ba 'yon? Wala din yung address. Dapat may address na nakalagay. Oh. Fake ID pwede? Hindi. Meron akong fake ID. Below 21. Ay, nako. Ito, last si Janelle Faye Tupas. Ayan, ito yung pinakahuli. Panoodin natin siya. Okay. Yan, si Janelle Faye Tupas. Janelle Faye Tupas. Ayan. Ayan. Doc SP. Okay, Janelle. Thank you rin ulit sa pagsali. And ang importante dito talaga, kinakanta niyo yung song and then yung message dito. And of course, tatanggap ka rin ng blessing, yes. Di ba? Lahat tatanggap ng blessing. Yeah. Okay, and sana ma-i-career mo pa rin to and nag-uumpisa na siya ng kanyang anong hilig. Anong may advice mo rito kay Faye? Ayan nga, i-career niya nag-uumpisa na yung hilig niya and aralin ng gusto practice lang para actually yung mga tono, minsan yung kasi tono. Hindi siya mushoot. Kahit ako, minsan hindi ko nashushoot. Kahit si Karim, minsan yung tono parang naghahanap pa. Kasi kailangan talaga walang hinto ng vocalization yan. Yeah, panay-continue sa pag-aaral. Oo, kasi dun mo na pa-practice yung intervals. So, kahit magagaling, nag-vocalize yan. So, yes. Aralin nyo. Sa YouTube, ang daming mga voice lessons. Libre lang. Mm-hmm. So, kung gusto nyo talaga mag-explore, gumanda yung mga technique nyo, yan, marami sa YouTube. Yes. Yes, congratulations! So, and thank you sa pagsali. Send me your name please, yung name na nasa ID nyo na gagamitin nyo sa pag-claim nung prize. Mm-hmm. Address and cellphone number. Make sure yung mga address, telephone number at saka yung mga pangalan yung exacto do sa ID niyo. Otherwise, pag claim niyo yung mga
pinadala sa inyo ay magkakaroon kayo ng problema. So, dapat magkapareho yun. Okay? Yung ipapadala nyo sa amin at yung ID ninyo ay should be pareho yan, magmamatch. Alright, yes. Anything else? Yung next contest song, ipa-play ba natin for, nasa Body Love na yun? Nasa Body Love na? Ngayon na ba natin ipa-play? Monday na lang siguro. Ah, sige. Monday na lang para siguro. Para ma-practice na nila. And, malaman na nila kung sasali sila, hindi kung kaya nila. Sige. Ano nga ba pinadala mo na? Panginoon, yung nasa Body Love, tulungan mo ako. Hello kay Gian! Hello, Gian! Sino pa ba ang ating hanapin dito? Vanji Nokon? Hello, Vanji Nokon. Chururun. Okay ka lang. Tama ba to? Ba't hindi gumagalaw to? Ah, kasi nag-freeze na. Okay. Nasa Body Love na ba? Ah, okay. Okay, ito yung next contest piece natin. Ayan. Ito, available okay, na yung... Sino ang sasali dito? May meron namang minus one ito? Same batch pa rin. Oo, meron. Meron? Available doon sa Body Love? Body Love din. Okay, so pero makikita. Pag may pumasok na alright. Bago. I-play na natin ito. Yung sinong sumali, pwede sumali yung mga bago at yung mga dati ng... Pero five people, no? Kung mababump off yung mga nakasali kung na. Kung ang daming sumasaling bago. Okay, kung may bago. Yeah, mababump off yung mga dating sumali. Okay, play na natin siya.
tulungan mo ko sa mga alitan. So ito ay tungkol sa pag meron kayong di pagkakaunawaan sa inyong kapwa, ito yung mas magandang way na pagtingin. Unawain nyo rin yung kausap nyo o yung hindi nyo kaunawaan na may pinagdadaanan din siguro kaya hindi kayo maintindihan. Mm-hmm. Hindi nyo rin siya maintindihan dahil may pinagdadaanan ka rin. Mm-hmm. So kung hindi man kayo nag-jajibe, magdasal na lang kayo at ibato nyo na lang sa Diyos ang suliranin nyo dahil lahat naman hindi atin, pati problema natin, hindi atin. Available ang ano yan ang minus one, minus one at saka yung vocal song yan doon sa Body Love, you know. BUDDY, please paki-like and subscribe lang po yung YouTube channel ni Doc SP, no? Para so kaya natin pinlay para malaman nila kung gusto nilang sumali o hindi. Pero yung pag-submit ng names, the first five is next Monday pag pinlay na ni Paring Ramon, then ayun, magsasubmit na sila. Ito para lang sa batch. Ito na, fifth batch na to. Yung mga dati yung mga na, hindi na po pwedeng sumali. Pero kung may bago pang magsasali, second pwede. Song to sa fifth batch. Second song sa fifth batch. Pwedeng sumali yung mga bago, pero yung mga itong huling sumali na ito, maaari sila ma-kick yung out, ma-bump out. Dahil sa lima lang ang kukunin natin. Kasi kung may sasali na. Halimbawa, yung limang sumali itong huli, yung mga plinay natin kanina, ano, may sumaling bago, isa sa mga lima na yon ang may eliminate. Matatanggal sa kanila. Basta sana limang bago para giveaway tayo. Para meron naman chance yung iba. Lahat halos gusto nating makaranas ng manalo. At saka reminder lang po yung mga sasali, yung echo po. Yung echo. Masyadong malakas. Para ano? Lalabas yung totoong boses. Yes. And also yung mga sasali, please, subscriber din po ng iRadio. Yes. In-impose po natin ito na dumaming ating subscriber para kasi po ito'y magkaroon po tayo ng monetary na siya naman natin din gagamitin kung may mga ganito tayo mga premyo dito natin gagamitin o kaya may mga nangangailangan ng tulong. Sa inyo rin ito babalik. Alright? Yeah. So, kailan sila pwede mag... we will give them 2 weeks para pag-aralan yung ano song. Oo. Etong pinlay itong weekend, pwede nilang pag-aralan. Etong pinlay natin para lang malaman nila kung kaya nila yung song and kung gusto nila mag-submit. So sa Monday pag pinlay mo ulit, after that doon nila unahan na sila mag-submit ng names nila. Right. The first five ang kukunin. Oo. Remember po yung fifth batch, yung mga sa Messenger mo ba isasubmit o sa Messenger? Messenger. Yung mga nauna na, hindi na po kasali. Mm-hmm. Bigyan natin ng pagkakataon yung iba. Mm-hmm. Ayan, si Johan. Ah, nakasali na si Johan. Mm-hmm. Parang yung iba naman kasi meron namang yung iba naman. May chance naman sila. Okay? Alright. Okay. Ha? TY yun, nagkamali lang sa... Alright, thank you po sa inyong panonood sa ating programa. Overtime na tayo. Until next weekend, maging maganda sana pong weekend na sila ngayon, Sabado na sa kanila ngayon. Ano? At ma-enjoy po ninyo at ng safe. Stay home, stay safe po sa loob ng inyong tahanan na tayo pong buong pamilya ay maging safe itong pong linggong ito, itong weekend. Mm-hmm. Again, thank you so much. Wala na kayong babatiin? Wala na sasabihin? May nagtatanong kung ano yung YouTube. Body Love. BUDDY LOVE. Pangalan po ng doggy ko yan. My first love. Okay. So, ganito lang gawin po ninyo, no? Para yung mga hindi na alam kung ano yung YouTube channel ni Doc SP. Ito po yung kanyang YouTube. So pumunta kayo sa YouTube, type nyo lang po yung Body Love. Ito yung lalabas. Ayan, click lang po ninyo yan. Ayan yung kanyang YouTube channel, Body Love. Pakiclick lang po yung subscribe. Ah, pakiclick lang po yung subscribe at saka yung bell button na all. Itong channel na to, kinreate ko lang dahil sa iRadio. May talagang sarili akong... Personal. Pero kinrate ko to para talagang kayong-kayo lang to. Mm-hmm. Para sa ano. Ayan. Hanapin nyo lang yung title ng kanta. Ano yung title no, Doc SP? Ayan. Panginoon, tulungan mo ako. Ayan. Nandito dito yung minus one yan at saka yung vocals niya na para inyong... Ginawa ko pa naman to. Talagang nag-create ako ng ibang pangalan, Body Love. Mm-hmm. Supposedly, disguise ako. Hindi nyo ako makikita. Kaya lang pa na yung...
sablay ni Brother Ramon na Doc SP, Doc SP. So, eto, nagpakita na ako. Ayan. Kaya lang, takip mo ka. Para mas maganda ako. Alright. Nako. Ayan. Okay. Tayo yung magpapaan. Magja-jamming ba tayo mamaya? Or talabay-bay na? May power pa ba tayo? Bahala na. Suspense. Okay. Sige, kahit nakaupo lang, wag nang arrange. Okay. Alright, until next week, ingat all po right. tayo. Thank you sa ating pinagsamahan ngayon. Huwag niyong kakalimutan. Congratulations yung pong na yung poem ni Doc SP. Ang ganda po yun. Ano? I-share po natin din sa iba. Ipamuhay din natin. Ano? Tutok lang dahil sunod-sunod isang libro yung poems na yan. Yes. Alright. Ingat po sa tayo at tandaan po natin, short lang po time natin sa mundong ito. Lagi tayong magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Kahit anong pong circumstance na dumarating sa ating buhay. Nagugutom na ako. Ako po si Ramon Pascua. Ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.